Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. 2026, Daryl. Sinabi ng Empress, ito ay isang nakagaganyak na karanasan ngayon na panoorin ang taktika mong diskarte sa pag-utos sa hukbo. Mula ngayon pasulong, hahawak ka ng badge ng commander. Sana matalo mo ang North Mona Army ay ganap at pinapatay ang ideya ni Yang Jian na pagsakop sa South Cloud World. Napakatalino ni Daryl, siya lang ang nagtagumpay pinahinto ang North Mona Army mula sa pagsulong. Patungong South Cloud. Mundo sa makatuwid, nararapat na ibigay ang badge ng commander sa kanya. Siya rin ang prince consort ng kanyang kapatid na babae, hindi siya tagalabas. Salamat sa pagtitiwala sa akin, kamahalan. Tinanggap ito ni Daryl, at siya. Nakangiting tumango. Pagkatapos, bumaling si Daryl sa mga general na nasa paligid niya at sinabi, ipunan ang sundalo at hintayin ang aking pag-deploy. Oo, prince consort, nagmamadaling tumugon ang mga general bago siya mabilis na umalis. Sa una, ang mga general na iyon ay tumingin kay Daryl. Nagbago sila. Ang kanilang isipan pagkatapos nilang makita ang kanyang natitirang kakayahan sa pag-utos sila sobrang humanga sa kanya. Sabik silang sumunod sa kanyang pamumuno at utos, iyong kamahalan. Tumalikod si Daryl at ngumiti kay Quincy. Pupunta ako at i-deploy muna ang plano sa pagtatanggol. Siguro maaari kang bumalik sa likod at maglinis ang silid, mas mabuti pa kung makapaghanda ka ng maiinit na tubig maligo na ako mamaya. Naglakbay siya hanggang sa South Cloud World at tumulong sa kontra sa North Mona Army, gusto niyang maligo at magpahinga pagkatapos. Pagkatapos, dumaan si Daryl sa pintuang bayan at ipinadala ang mga sundalo sa lumawak ng isang mekanismo ng pagtatanggol. Kinilig si Quincy, namula siya. Paano ako makakausap ng bastard na ito tungkol sa pagligo sa harap nito? Maraming tao. Napahiya naman iyon. Kasabay nito, sa kampo ng North Mona Army. Si Yang Jian ay nakaupo sa kampo ng commander na may malungkot na mukha, siya ay galit na galit. Naisip niya na maaari niyang makuha ang Lilydale City bago ang paglubog ng araw. Araw na gulat siya nang biglang lumitaw ang hitsura ni Daryl. Sa kanya mga plano. Hindi lamang iyon, ngunit ang labanan ay nagdulot din sa kanya ng pagkawala ng marami sa kanya sundalo. Bilang Grandmaster Erlang, nakilala siya bilang pinakamakapangyarihang figure sa lahat. Siyam na kontinente sa loob ng libu-libong taon. Hindi pa siya napapasok sa ganoong isang malungkot na sitwasyon. Nagalit si Yang Jian habang iniisip ito, na puno ng mga mata niya. Nakakahamak at nakakatakot na diwa. Ang mga general ay tumayo sa dalawang linya sa pagitan ng kanyang trono, yumukaw sila ng kanilang tahimik na namumuno na may solemne na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ambrose at si Era ay kabilang sa mga taong iyon. Sino ang maglakas loob na gumawa ng isang galaw kapag ang Emperor ay galit? Masalimuot ang pakiramdam ni Era sa sandaling iyon. Ang kanyang ama ay tumulong sa South Cloud World upang ipagtanggol laban sa pagsalakay ng North Mona Army. Tiyak na hindi siya pipalitan ni Yang Jian madali yan ama. Ito ay isang panahunan sitwasyon. Kung siya at ang kanyang kapatid ay nagpatuloy na tulungan si Yang Jian, lalaban ba sila sa tatay nila? Dapat ko bang hikayatin ang aking kapatid na umalis at pumunta sa aming ama? Pinag-isipan niyon ni Era nang ninakaw niya ang isang sulyap kay Ambrose. Meron siyang nagpa siya na pansamantalang ibasura ang ideya nang makita niya ang Ambrose. Malungkot at nakakatakot na ekspresyon. Kamahalan. Isang sundalo ang mabilis na pumasok sa bulwagan at nagulat sa takot. Iyong kamahalan, mayroong isang kakatwang tao sa tabi ng sapa sa likod ng kampo. Kami naman hindi alam ang gagawin. Mayroong isang sapa sa likod ng kampo, at ipinadala ni Yang Jian ang kanyang
sundalo doon upang panatilihin ang pagsubaybay sa paligid. A. Ang mapagkukunan ng tubig ay mahalaga sa hukbo. Walang kwenta basura. Nagalit si Yang Jian at umungal, hindi mo ba mahawakan ang isang maliit na maliit? Bagay, bakit itinatago ko ang sino man sa inyo na walang kabuluhan? Yang Jian ay natalo lamang, at siya ay galit na galit. Lalo siyang nagalit nang malaman niya na may isang taong lumabag sa kanilang mapagkukunan ng tubig. Kumalabog. Takot na takot ang sundalo kaya't lumuhad agad siya sa gulat. Kamahalan, patawarin mo kami. Ang kakatwang taong iyon ay napakalakas, siya ay nasugatan ang ilan sa aming mga sundalo. 2027. Prangkang gumambala si Yang Jian bago matapos ng salita ang sundalo. Ayos lang. Dalhin mo ako doon upang suriin ang lalaki. Gusto kong makita kung paano. Malakas siya, malamig na sabi ni Yang Jian nang tumayo siya at humakbang palabas ang kampo. Si Ambrose, Ira at ang iba pang mga general ay hinabol si Yang Jian. Hindi nagtagal, dumating si Yang Jian at ang iba pa sa sapa sa likuran ng kampo ano. Si Yang Jian at ang kanyang mga general ay nakasimangot habang nakatingin sa lalaki mula sa a distansya. Ang lalaki ay nakasuot ng isang itim na balabal, at siya ay nakaupo ng maluwag habang siya pinangisda ng magandang sapa. Ang lalaki ay may mahabang kulay puting kulay abo na buhok. At nagkaroon siya ng isang walang malasakit na vibe. Siya ay nagmula ng isang malakas na aura kahit nang siya ay nakaupo doon ng napakapayapa. Si Zhang Juyun. Matapos niyang iwanan ang sinaunang libingan at hiwalay mula kay Ere, Zhang Ju. Nagsimulang maglakbay sa buong mundo. Nakita niya ang magandang tanawin at isang malinaw na sapa na may maraming mga isda sa. Ito nang siya ay dumaan, kaya't nagpa siya siyang gumawa ng isang pamangwit sa isang kapritso at nasiyahan sa oras ng paglilibang. Si Zhang Ju ay isang taong mayabang. Alam niyang nakikialam siya. Ang kampo ng North Mona Army, ngunit hindi siya mapakali. Hindi niya ginawa. Fluster kahit nakita niya si Yang Jian at ang kanyang mga general na lumapit. Siya. Ang mukha ni Yang Jian ay naging maalab, at galit sa loob niya kung kailan. Nakita niya si Zhang Ju na nanatiling nakaupong nakaupo sa kanyang harapan. Nasisiyahan si Yang Jian na tretuhin ng may paggalang bilang ang North Mona Emperor at Grandmaster Erlang. Gayunpaman, ang taong nauna sa kanya ay mayroon. Hindi siya pinansin ng tuluyan. Hindi lamang siya lumuhad upang magbigay galang. Yang Jian, ngunit tuluyan din niyang hindi pinansin ang presensya ni Yang Jian. Guro. Si Ira na tumayo sa tabi ni Yang Jian ay nanginginig. Siya ay nakalulugod. Nagulat nang makita ang lalaki, at panatilihing nakadikit ang mga mata nito sa kanya. Kailan? Naghiwalay sila ng paraan, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon na siya ay nakakulong para sa masyadong mahaba at nais niyang galugarin ang mundo. Hindi niya ginawa asahan mong makikilala siya doon. Hahakbang na sana si Ira upang salubungin si Zhang Ju, ngunit siya naputol ng isang galit na sigaw bago pa siya makapagsalita. Hoy ikaw, matapang na tao. Isang kapitan ng gwardya ng hari ang umakyat. Kaagad at sumigaw kay Zhang Ju. Narito ang kanyang kamahalan, bakit hindi? Nakaluhod ka upang magbigay ng galang. Nais mo bang gamulong ang iyong ulo? Panipi. Ang kapitan, na ang pangalan ay Keith Wasla, ay isang antas limang marshal. Emperor, ano? Sumimangot si Zhang Ju nang marinig iyon. Isang mapanirang ngiti ang lumitaw sa ang mga sulok ng labi niya. Lumuhod. Walang sino man sa mundong ito ang sapat na karapat dapat sa akin para lumuhad dati sila. Inisip iyon ni Zhang Zhao sa kanyang sarili, ni hindi siya tumingin kay Keith. Sa halip, nanatili siyang nakaupo at nagpatuloy sa pangingisda. Hindi na napigilan ni Yang Jian ang kanyang galit nang makita niya si Zhang. Sagot ni Ju, anong kay abangan ng burol? Napakasungit, si Zhang Ju ay nakasuot ng ordinaryong kasuotan, at kamukha niya ang isang
Walang bahay na gumagala siya ay umaangkop sa paglalarawan ng isang burol. Galit din si Keith. Hinugot niya ang kanyang mahabang espada at umungal, "Ikaw! Naghahanap ng kamatayan upang maging labis na walang galang sa kanyang kamahalan. Panipi." Pagkatapos, si Keith ay bumangon sa hangin at dumiretso sa Zhangju. Buzz! Isang malakas na hininga ng aura ang sumabog mula sa katawan ni Keith. Ang haba niyang nakasisilaw ang sable ay nakatuon sa puso ni Zhangju. Ang hangin ay tila naging nap unit ng nakakagulat na aura na iyon. Kinamusta ni Zhangju ang pag-atake ni Keith. "Napuno ng sarili mo." Malamig na nagsalita si Zhangju. Kaagad pagkatapos, tinaas ni Zhangju ang kanyang kamay at kumaway walang galaw. Ang kanyang panloob na enerhiya surged, at isang protection kalasag mabilis na nabuo upang may pasok ang Zhangju. Bang! Ang mahabang sable ay agad na sumabog sa protection na kalasag, gayunpaman. Ay hindi nasira. Sa kabaligtaran, nagpalabas si Keith ng isang muffled grunt at nagpadala ng ilang metro pabalik sa pamamagitan ng malakas na puwersa ng protection. Kalasag. Ang epekto ay sinira ang ilang mga puno bago siya nahulog sa isang malakas na kalabog papunta sa lupa. Puff! Namumutla ang mukha ni Keith, at siya ay nagluwa ng isang labi ng dugo. Ang hininga niya. Mahina habang nakatingin ng malapad ang mata kay Zhangju. 2028. Nakatingin si Keith kay Zhangju habang ang malamig na pawis ay may balot sa kanya noo. Sino ito? Napakalakas niya. Kudlit. Si Zhangju ay naging maawin. Kung naipon niya ang lahat ng kanyang lakas, papatay sana si Keith ng epekto. Sa parehong oras, Yang Jian at ang mga general sa paligid niya ay din pantay na natigilan mukhang baffled sila. Si Keith ay isang antas limang martial emperor. Ang lalaki ay warded off ang kanyang madaling pag-atake gamit ang isang protection na kalasag. Hindi makapaniwala iyon. Bukod dito, ang lalaki ay mukhang sobrang lundo. Sino siya? Nag-react si Yang Jian, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zhangju at ng kanyang ekspresyon. Ay napakapangit. Panghuli, malamig niyang sinabi, "Ibaba mo ang taong iyon. Hindi alintana kung sino ang kalaban, dapat silang maging handa upang harapin ang mga kahihinatnan at kamatayan kung magdulot sila ng kaguluhan sa kanyang kampo." Whoosh! Whoosh! 12-12 ng mga gwardya ng hari ang kaagad na bumangon sa hangin at napalibutan Zhangju. Ang mga gwardya na iyon ng hari ay responsable para sa kaligtasan ng palasyo. Sa makatuwid, hindi sila mahina. Karamihan sa kanila ay antas apat na marshal emperor, at dapat sila ay hindi bababa sa isang antas ng tatlong emperor marshal. Sa isang iglap, ang hininga ng aura ng hari na aura ay pinangit ang hangin, ang nagtataka ang puwersa. Gayunpaman, si Zhangju ay walang malasakit, at hindi siya nagpapanik. Sa halip, siya nakakainis na ungol, "Mukhang hindi kayo papayag ang mga tao. Bagay na pahinga, ikaw. Panipi." Kinaway ni Zhangju ang kanyang palad at sinabog ang katabing puno sa tabi niya. Ang puno ay some iris sa maraming mga kahoy na pusta. Pagkatapos, inilagay si Zhangju yung mga kahoy na pusta sa paligid niya. Ang lahat ng kanyang mga paggalaw ay tapos na sa isang maayos na daloy, ito ay kamanghamanghang panoorin. Sumimangot si Yang Jian, Ambrose at iba pa nang makita ang mayroon nangyari. Ang mga kahoy na pusta sa paligid ng lalaki ay tila isang simple mekanismo ng depensa, ngunit mukhang misteryoso at hindi mo ari ang mga ito. Maaari ba itong isang porma sayon? Bang! 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 Ang mga gwardya ng hari ay sumugod at ipinakita ang kanilang mga kasanayan sa pag-atake kay Zhangju, ngunit ang matanda ay kalmado at mabilis na inilipat ang pusta sa paligid bago pa namalayan ng mga gwardya ng hari ang nangyari. Sila ay lahat ay natrap ng mga kahoy na pusta. Tama ang hula ni Yang Jian. Ginamit ni Zhangju ang mga kahoy pusta upang may taguyod ang isang porma sayon na tinawag na Inverse 5 Element pagbuo.
1,000 taon na ang nakalilipas, si Zhang Ju ay kilala bilang General ng Langit. Pinamunuan niya ang isang hukbo na binubuo ng Yellow Turban Rebellion. At nakipaglaban sa Anman, kinuha niya ang mundo sa pamamagitan ng bagyo. Bilang karagdagan sa kanyang mabigat na lakas at natitirang kakayahan sa pag-utos, Zhang Ju. Napakatalino din sa mga forma sayon. Ang Inverse 5 Element Formation ay isa sa mga forma sayon na natutuhan ni Zhang Ju. 10 minuto ang lumipas sa isang iglap, at ang mga gwardya ng hari ay natrap pa rin sa loob nito habang umiikot-ikot sila sa mga bilog. Pag si Yang Jian, Ambrose at lahat ay natulala, sila hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang lalaki ay naglagay lamang ng ilang mga kahoy na pusta sa mga random na posisyon. At ito ay nagkaroon ng tulad ng isang mahiwagang epekto upang bitag ang isang dosen ng mga Royal Guard. Paano hindi ka panipaniwala? Nakabawi si Yang Jian mula sa pagkabigla, at siya ay inis na inis. Napakaraming gwardya ng hari, ngunit hindi nila nakuha ang isa. Tao ang malungkot na kabiguan ay dapat mapahiya ang lahat sa hilaga. Mona. Naisip iyon ni Yang Jian sa kanyang sarili, at hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Sinaman niya ng tingin si Zhang Ju, ang kanyang tono ay may gulong. Nakamamatay na hangarin. Napakahusay. Akala ko baburol ka lang. Hindi ko ginawa. Asahan kang maging isang napakahusay na master. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka nakuha. Panipi. Buzz. Nagpakawala si Yang Jian ng nakakatakot na pagsabog ng aura matapos niyang sabihin iyon. Para sa sandali, tila natigil ang hangin. Ang kanyang hindi mo ari at makapangyarihang kapangyarihan ay nakasisindak. Oh! Nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura mula kay Yang Jian, ang mukha ni Zhang Ju. Nagbago ng bahagya, at agad siyang naging mapagbantay. Si Grandmaster Erlang ay isang kilalang dalubhasa sa mundo, talaga. Siya ay napakalakas. Alam ni Zhang Ju na siya ay nasa kampo ng North Mona Army, at ang kanilang commander ay si Grandmaster Erlang Yang Jian kahit bago pa siya sinimulan ang kanyang ekspedisyon sa pangingisda. Pinagsama ni Zhang Ju ang kanyang panloob na lakas, at tumayo siya sa bati sa atake ni Yang Jian. Bang! Si Yang Jian ay nag-charge sa Zhang Ju ng walang pag-aalangan habang siya ay nahawak ang kanyang tri-point double-edged saber. Kamahalan, mangyaring huwag. Sigaw ni Ares sa simula ng oras. Ang maislan niyang mukha ay mukhang balisa at nag-aalala, nakikiusap ako sa iyong kamahalan na tigilan na ang pag-atake sa kanya. Siya ang aking Panginoon. Ito ay dapat na hindi pagkakaintindihan, naramdaman ni Ares na parang tumalsik mula sa lalamunan ang kanyang puso nang sinabi niya iyon. Alam niyang napakalakas ng kanyang Panginoon, ngunit ang kalaban niya ay Yang Jian, Grandmaster Erlang. Ang master niya ay maaaring hindi kay Yang Jian. Tugma bilang isang disipulo, paano niya hahayaang magkaroon ng problema ang kanyang Panginoon? Ano? Huminto si Yang Jian at tumingin sa paligid kay Era. Pagkatapos, sinabi niya sa sorpresa, siya ba ang iyong Panginoon? Mabilis na tumango si Era at kinakabahan na sumagot, oo, nagmamakaawa ako sa iyong kamahalan maging maawin. Ano? Si Ambrose, na nasa karamihan ng tao, ay nagulat at nagulat nang marinig yan ang dalubhasa ay Panginoon ng aking kapatid na babae. Bakit wala pa akong narinig mula sa siya, kudlit. Walang sinabi si Yang Jian. Tumango lamang siya bago siya mapunta sa ground at stone ang tri-point double-edged sable ang layo. Si Era ay nakababatang kapatid ni Ambrose. Sumama siya sa hukbo at nagambag pa sa hukbo. Dapat siya ay kredito para sa kanya mahirap trabaho at dedikasyon. Kung ang lalaki ang kanyang Panginoon, kung gayon si Yang Jian. Hahayaan na madulas ang bagay habang isinasaalang-alang niya ang tao na bahagi ng kanyang kupunan. Ang aking mag-aaral, 2029. Nagulat din si Zhang Ju nang makita si Era, ngunit siya kaaya-aya na nagulat. Nakatoon ang lahat ng pansin niya sa pamangwit, kaya't hindi niya napansin si Era, siya.
hindi inaasahan na makikilala ang kanyang apprentice. Guro, mabilis na lumakad si Era, parang masaya siya. Bakit ang mga mangingisda ka dito? Ngayon na ang dalawang kontinente ay nasa giyera, ang sitwasyon. Medyo magulo, hindi ka ba natatakot na magkagulo? Tumawa si Zhang Zhou at buong tapang na sinabi, maaari nilang labanan ang kanilang laban habang ako isda, wala kaming kinalaman sa bawat isa, kaya bakit ako magiging takot, ngunit kinagat ni Era ang labi. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. Ang aking kapatid ay naglilingkod ngayon sa Hilagang Mona. Kung pipilitin mong mangisda dito at magalit ang kanyang kamahalan, gagawin ko ilagay sa isang mahirap na posisyon. Panipi. O sige, sige. Si Zhang Zhou ay tumawa at sumagot ng walang magawa, kung ikaw sabihin mo, pupunta ako sa ibang mga lugar upang makapagpahinga. Panipi. Bulong ni Zhang Zhou sa sarili. Sai, sa wakas ay naramdaman kong may gawin. At naging interesado sa pangingisda, ngunit naantala ako ng paulit-ulit. Muli ayan yun. Hindi na ako mangisda dito. Panipi. Tila hindi nasisiyahan si Zhang Zhou nang bamulong siya, ngunit nanatili siyang mabait. At pala kaibigan kay Era, lalo na ang pagtingin nito sa kanya. Ang bait niya. Alagad ay ang kanyang kaanak na naiwan sa buong mundo. Agad na pumutok ang ngiti ni Era nang marinig iyon. Kinuha niya ang kamay ni Zhang Zhou at masayang sinabi, alam kong hindi ka makakagawa. Mga bagay na mahirap para sa akin, guro, palagi kang magaling sa akin. Panipi. Napakahusay. Ngumiti si Zhang Zhou at sinabi kay Era, magpatuloy ako sa paglalakbay ang mundo, at hahanapin kita kapag may oras ako. Sa pamamagitan nito, tumalikod si Zhang Zhou at naglakad palayo. Ayaw ni Era na pakawalan siya, gusto niyang hilingin sa kanya na huwag pumunta, ngunit nilabanan niya ang pagnanasa. Naintindihan niya ang pagkatao ng kanyang Panginoon. Nagustuhan niyang malaya, ginawa niya. Hindi nais na magulo ng mga walang kabuluhang bagay. Pakiusap dito ka na lang. Biglang nagsalita si Yang Jian. Pagkatapos, lumipat ang kanyang pigira upang harangan si Zhang landas ni Zhu. Agad na tumigil si Zhang Zhu sa kanyang mga track. Sumimangot siya at tumingin at Yang Jian. Bakit? Nagagalit ba si Yang Jian na nasaktan ko ang kanyang mga royal guard at ayaw niya pakawalan mo ako? Kudlit. Sina Era at Ambrose ay kinabahan din at nag-aalala. Ano ang gusto ng kanyang kamahalan? Hindi pa ba siya kumalma? Kudlit. Nagpakita ng konting ngiti si Yang Jian at sinabing, nagawa mo. Ayusin ang isang simpleng porma sayon upang matrap ang aking mga walang kakayahan na mga sakop. Iyong ang mga pamamaraan ay simpleng nakamamanghang. Ano ang iyong pangalan? Si Yang Jian, tulad ni Zhang Zhou, ay isang taong mayabang. Gusto ni Yang Jian. Huwag magsalita ng galang sa ilalim ng karaniwang mga pangyayari. Naiinis pa rin si Yang Jian na natalo sila sa una nilang pagtatangka. Umaatake sa Lilydale City. Nag-aalala siya habang hindi niya alam kung paano. Basagin ang mga formation at traps ni Daryl. Nakita na rin ni Jiang Washang ang pagbuo ni Zhang Zhou, at masigasig siyang mag-recruit ng Zhang Zhou. Naisip ni Yang Jian na ang kanilang tagumpay sa Lilydale City ay maaaring maging madali. Kung sa bagay, ang pangalan ko ay Zhang Zhou, Zhang Zhou ay tumugon ng walang pakialam. Si Yang Jian ay natigilan sandali, at pagkatapos ay siya ay nasisiyahan. Ang lalaking iyon ay si Zhang Zhou. Mahinang tawa ni Yang Jian. Libu-libong taon na ang nakararaan, pinamunuan ni Zhang Zhou ang isang hukbo ng dilaw. Turban Rebellion at kinunan sa katanyagan sa lahat ng siyam na mga kontinente. Kaya paano? Hindi kaya malaman ni Yang Jian ang tungkol sa kanya. Nagulat si Yang Jian, at kasabay nito, nakuha ang tingin ni Zhang Zhou. Mas lalong uminit. Sa susunod na segundo, same time na sinabi ni Yang Jian, oh, ikaw ay senior. Zhang, matagal na akong humanga sa iyo, Senior Zhang, ikaw ay isang alamat, nais mo bang lupigin ang siyam na kontinente kasama ko at
lumikha ng isang mahusay na dahilan para sa lahat ng edad. Panipi. Ang mga mata niyang Gian ay napuno ng pagmamadali. Kailangan niya ng mga taong may talento kung nais niyang lupigin ang iba pa. Mga kontinente mayroon siyang sapat na mga general upang ipaglaban siya, ngunit kailangan niya ang isang tao sa militar upang gumawa ng mga plano at ayusin ang mga tropa. Si Zhang Ju ay napakatalino na may kakayahang magamit, akala niyang Gian na siya ang pinakaangkop bilang kanyang tagapayo sa militar. Sinabi ba niyang lupigin ang siyam na mga kontinente kasama niya? Sumimangot si Zhang Ju. Pagkatapos, mahinang umiti si Zhang Ju. Paumanhin, hindi ako interesado. Kung ito ay 1,000 taon na ang nakakalipas, tinutokso si Zhang Ju. Upang gawin iyon gayunpaman, matapos siyang makulong ng 1,000 taon. Sa loob ng sinaunang libingan ni Lu Bu at nakaranas ng buhay at kamatayan, Zhang. Si Ju ay naging madali sa maraming bagay. Ang isang engranding buhay ay isang perpektong pangarap lamang, at ang nais lamang ni Zhang Ju ay malayang maglakbay sa mundo. Ano? Natigilan ang lahat sa paligid nang marinig ang tugon ni Zhang Ju. Tinanggihan lang ba ng taong ito ang atas ng kanyang kamahalin? Napahiya si Yang Jian. Agad niyang nakita si Era, nasa tabi niya, at may ideya siya. Senior Zhang, mukha kasing sinsero si Yang Jian nang akitin niya si Zhang Ju, alam ko na baka wala kang pakialam sa mga pagtatalo sa pagitan ng mga mainland, ngunit mayroon kang isang baguhan na sasama sa akin. Bawat laban, maaaring makatagpo siya ng lahat ng uri ng mga panganib. Bilang kanyang Panginoon, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan? Pagkatapos, nagpatuloy na sabihin ni Yang Jian, hanggat payag ka, gagawin ko ay install ka bilang aking opisyal ng militar, at uutusan mo ang 3 hukbo sa aking ngalan. Mag-report ka lang din sa akin. Kumusta naman yan? Nakita ni Yang Jian na sambahin ni Zhang Ju si Era. Basta ginamit niya si Era bilang isang palusot, tiyak na hindi siya tatanggihan ni Zhang Ju. Aba! Ang mga ingay ay umalangaw-ngaw sa kanilang paligid, at lahat ng mga mata ay nakalap kay Zhang Ju. Nagulat sila, at ang ilan ay may halong damdamin tungkol doon. Maluwalhati na personal na inimbitahan ng Emperor na sumali sa militar. Paghahati-hati. Si Zhang Ju ay nag-isipan pa ng ilang segundo. Tumingin siya kay Era at tuluyang huminga ng malalim, at tumango. Napakahusay. 2030. Zhang Ju ay hindi na nais na maging sa isang labanan. Nahulaan ni Yang Jian. Tama ito, ang taong pinapahalagahan ni Zhang Ju ay kanya. Disipulo, Era. Sa makatuwid, sumang-ayon si Zhang Ju sa paanyaya ni Yang Jian na gawin. Sigurado na ligtas si Era sa giyera. Natuwa si Yang Jian na sumang-ayon si Zhang Ju sa kanyang hiling. Siya. Ibinalik ang ulo at tawa ng tawa. Maganda ito, kasama si Senior. Ang tulong ni Zhang, pagsamahin ko ang lahat ng siyam na kontinente at maghahari dito. Panipi. Matapos sabihin iyon ni Yang Jian, ang mga general sa paligid niya ay lumuhad at sumigaw sabay-sabay na. Ang iyong kamahalan ay matalino. Mabuhay ang Emperor. Mabuhay ang militar. Tagapayo, panipi. Walang pakialam si Zhang Ju sa nangyayari. Nag-alala lamang siya ng kaligtasan ng kanyang mahal na alagad. Hindi siya naabala ng pagsasama ng alinman sa mga kontinente. Nanginginig ang katawan ni Era habang nakatingin kay Zhang Ju, ramdam na ramdam niya hinawakan. Alam niya na ang kanyang Panginoon ay hindi kailanman ginugusto na mapigilan, ngunit mayroon siya piniling manatili sa hukbo para sa kanyang kapakanan. Samantala, sa Lilydale City. Si Daryl ay gumugol ng maraming oras sa pag-deploy bago ipadala ang South Cloud Army sa bawat sulok ng Lilydale City. Aktibo na nila ang mekanismo ng pagtatanggol sa buong lakas upang maiwasan ang anumang pag-atake mula sa Hilagang Mona Army. Siyempre, ang pagsasaayos ay hindi ginawa batay sa gusto ni Daryl at mga libing. Si Pangtong ay nagbigay kay Daryl ng maraming mga mungkahi. Mahinahon.
Si Pangtong ay isang tanyag na tagapayo sa militar noong tatlong kaharian. Panahon sa makatuwid, ang Lilydale City ay magkakaroon ng isang buong patunay na plano sa pagtatanggol kasama pakikilahok ni Pangtong. Naglalakbay ako sa madilim na gabi para sa aking pagnanais na umuwi ay tulad ng isang arrow naghahanap ng target nito. Para sa aking kagandahan ay naghihintay sa silid pahingahan. Daryl hummed isang kanta masayang-masaya habang siya ay naglalakad sa ilalim ng buwan kalangitan sa gabi patungo sa silid ni Quincy, napakalundo niya. Natamasa ni Quincy ang isang marangal na katayuan bilang ang pinakamatandang prinsesa. Kagaya ng Empress, nakatira siya sa mansyon ng Commander. Karaniwang itatayo ng Emperador ang kanyang pansamantalang mga palasyo ng maaga tuwing siya ay bumisita sa isang lugar. Gayunpaman, mayroon ang North Mona Army biglang umatake, at ang Emperador ay bihirang bumisita sa hangganan, kaya ang Lilydale City ay walang pansamantalang palasyo. Sa halip, ang Emperador kailangang manatili pansamantala sa mansyon ng Commander ni Tosh Zane. Ito ay isang makabuluhang kompromiso mula sa Empress. Pagkapasok niya sa mansyon ng Commander, napansin ni Daryl ang mga ilaw ay nasa labas ng bakuran sa likuran. Malinaw na ang Empress at Quincy ay parehong pagod pisikal at itak matapos ang brutal na laban sa North Mona Army sa maghapon, at maaga silang natulog. Pag umiling si Daryl at Bam Antong hininga nang makita iyon. Hindi ito magagawa ni Quincy. Sinabi niya na igagalang niya ang kanyang mga salita at magiging ang aking serbisyo kapag handa na akong matulog. Kaya paano siya makatulog bago ako bumalik? Bulong ni Daryl sa kanyang puso habang naglalakad papunta sa maliit na patio. F**k. Pagpasok pa lang niya sa maliit na patio, kaagad na si Daryl nagulat. Mayroong dalawang magkatulad na silid sa maliit na patio. Alin ang isa? Kwarto ni Quincy. Napansin ni Daryl na ang hitsura at layout ng dalawang silid sa harap niya ay tiyak na pareho, hindi niya makilala ang mga ito sa lahat. Naguluhan si Daryl. Kalimutan mo ito, susubukan ko ang kaliwa. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahang pumasok si Daryl sa left wing. His. Nagulat si Daryl, humugot siya ng isang matalim na hininga kaagad paglalakad niya sa silid at nakita ang eksena sa loob nito. Isang gintong sinulid na robe ng dragon at isang payat at kaakit-akit na inilatag sa kama. Ito ang Empress. Napagtanto ni Daryl na nag-iisa ang Emperador. Para bang mayroon siya. Pinayaon ang mga maid ng palasyo at eunuchs dahil gusto niyang magpahinga. 2031. Mabuti. Huminga ng malalim si Daryl, gumaan ang loob niya. Sa kabutihang palad, ang mga dalaga ng palasyo at ang mga eunuko ay wala sa saksihan siya nang siya ay pumasok sa silid ng Empress. Kung hindi man, gagawin ito. Maging mahirap ipaliwanag kung bakit siya naroroon. His. Habang nagbubulungan siya sa kanyang puso, si Daryl ay nagnanakaw ng isa pang sulyap sa Empress, at humugot siya ng isang matalim na hininga. Siya ay natigil, hindi niya kaya. Mas mahaba ang paglayo ng kanyang mga mata mula sa Empress. Ang Empress ay nakahiga sa malambot na kama, at ang suot lamang na suot na sutla. Ang kanyang mga kaakit-akit na hubog ay simpleng hindi mailalarawan na maganda. Ang mga mata niya bahagyang nakapikit habang ang kanyang mahahabang pilikmata ay nanginginig ng bahagya. Ito ay din matalim. Ang sexy talaga ng Empress. Sa wakas ay nabawi ni Daryl ang kanyang sentido matapos siyang tumayo doon ng iilan minuto. Bakit ako nabighani? Mabuti pa umalis ako ng mabilis habang ang Emperador tulog na, kudlit. Mapapatawad ba siya ng Empress kung magising siya noon? Naisip ni Daryl sa sarili, aalis na sana siya. Sigh. Pagkalingon niya, narinig niya ang Empress ng marahan. F**k. Na-shock si Daryl, halos lumutang ang kanyang kaluluwa. H**t. Napansin ba ako ng Empress? Kudlit. Hindi pa nang ahas ni Daryl na ilipat ang isang pulgada o lumingon upang tumingin sa likuran. Siya ramdam na ramdam ng kabog ng kanyang puso ang kanyang lalamunan.
Emperor. Kagaya ng nararamdamang kaba ni Daryl, narinig niya muli ang mahina na sigaw ng emperador. Emperor, alam mo bang pagod na pagod ako sa mga nakaraang taon? Ako miss na kita. Ano ang nangyayari? Reaksyon ni Daryl. Nang siya ay lumingon upang tumingin, siya ay lubos. Tulala. Ang Empress ay nakahiga sa malambot na kama na. Nakapikit, parang siya. Natutulog, ngunit nagpatuloy siya sa pagsasalita sa pagtulog. Sa lahat ng mga taong ito, ako nakipagtulungan sa mga gawain ng kontinente sa aking buong puso. Ang timog ang Cloud World ay nabuhay, at ang mga tao ay nakatira doon na masaya, ginawa ko hindi ka pinahiya, ngunit pakiramdam ko ay napakasolong, at miss ko ang mga araw kung kailan ka ay nasa paligid, sumimangot si Daryl, ngunit sa wakas ay may naintindihan siya. Ilang taon na ang nakalilipas, pumasok din si Daryl sa kwarto ng Empress. Nang hindi sinasadya sa oras na iyon, nag-iisa ang Empress, at naramdaman niya. Hindi ka panipaniwalang nag-iisa, lasing siya, at nagkamali siyang nag-isip. Si Daryl ay asawa niya. Sa kabutihang palad, si Daryl ay nakakatawa, hindi niya ginawa. Isiwalat ang katotohanan, at nagawa niyang makatakas. Malinaw na napagkamalan siya ng emperador bilang asawa niya. Muli. Tila ang Empress ay may isang mahusay na relasyon sa una emperor. Nakilala pa niya ang kanyang asawa sa kanyang mga panaginip sa gabi. Ano? Bigla, may humugot ng atensyon ni Daryl. Napansin niya na may isang masarap na mukhang maliit na botelya sa tabi ng mesa. Ang malambot na kama, ang vial ay amber sa kulay, at ito ay malinaw na may kristal. Ilang mga table tas sa loob nito. Isang masarap na mabangong bango ang kumalas mula rito. F**k. Dahan-dahang lumakad si Daryl, kinuha niya ang vial at pinag-aralan ito. Ang kanyang. Tumibok ang puso, laking gulat niya. Ito ay tila isang napakabihirang-bihirang psychedelic na gamot. Mayroong isang talaan sa Infinite Elixir Manual tungkol sa ilusyon. Pill, ito ay isang natatanging psychedelic na gamot. Matapos kunin ito ng isa, gagawin ng isa magsimulang magguni-guni at makita ang taong nais nilang makita. Ang mga materyales na ginamit para sa pagpino ng illusion pill ay napakabihirang. Naisip ni Daryl na pinuhin ito, ngunit ang mga materyales. Ay napakahirap. Upang hanapin, kaya sumuko na siya. Hindi niya inaasahan ang South Cloud. Ang Empress ay magkakaroon ng handa na illusion pill. Ang emperador ay dapat na napalampas sa emperor kaya siya kinuha. Ang illusion pill bago matulog upang makilala siya sa kanyang panaginip. Hindi nakakagulat na nakausap niya ang kanyang pagtulog. Tama ang hula ni Daryl. Ang South Cloud Empress ay kinuha ang illusion pill. Bilang isang babae, ito ay isang makabuluhang pasanin sa kanyang balikat. Maging namamahala sa buong South Cloud World. Bilang karagdagan, ang hilaga. Naubos na siya ng mga atake ng Mona Army. Sa makatuwid, kinuha niya ang tableta. Bago matulog na may pag-asang makilala ang Emperor sa kanyang pangarap na makausap siya. 2032. Nakahinga ng maluwag si Daryl at tumalikod na para umalis pagkatapos niya. Naintindihan ang sitwasyon. Dahil ang Empress ay nagsasalita lamang sa kanyang panaginip dahil siya. Guni-guni, bakit siya matatakot doon? Kamahalan. Bago siya lumingon upang umalis, nakita niya ang katawan ni Empress. Tumalikod, at ang kamay niyang parang jade ay humawak sa braso ni Daryl. Ang Empress ay nagsimula sa guni-guni sa ilalim ng impluwensya ng illusion pill. Sa kasamaang palad, hindi niya namalayan na nahuli niya. Hindi sinasadya ang braso ni Daryl. Kamahalan, darating para sa amin ang North Mona. Ngayon, mayroon kami. Nagawang ipagtanggol laban sa kanilang pagsalakay, ngunit alam ko na yung GN. Siguradong hindi susuko, babalik siya. Takot na takot ako, da. Hawak ni Empress ang braso ni Daryl habang nagmumakmak sa sarili.
ang emperador na nakikipag-usap sa emperor sa kanyang ilusyon ay hindi. Mas mahaba ang kanyang karaniwang pananakot sa sarili. Sa halip, mukha siyang banayad at mahina, tulad ng sinumang ibang babae, na isang nakakaawang eksena. Gayunpaman, wala si Daryl sa mood na pahalagahan ang Empress. Kahinahunan, balisa siya. Ed asterisk man ito, mahigpit na hinawakan ako ng Empress, at kung pipilitin kong lumabas. Nang kanyang mahigpit na pagkakahawak, ipagsapalaran kong gisingin siya mula sa ilusyon. Ngunit paano kung siya daklat sa akin buong gabi kung hindi ako nakalaya? Paano ko maipapaliwanag ang aking sarili kung ang mga eunuch at ang mga maid ng palasyo? Dumating sa umaga, kudlit. Hindi naglakas ng loob si Daryl, pawis na pawis. Kamahalan. Nagpatuloy na magsalita ng mahina ang emperador. Alam mo ba na ito ay ang sister consort ng sister, si Daryl, na nagtaboy sa Hilaga. Mona Army ngayon, siya ang sect master ng Elysium Gate mula sa World Universe Continent. Ibibigay ko ang kapangyarihang militar sa kanya, at inaasahan kong matatalo niya ang North Mona Army. Panipi. Mahigpit na pinulupot ng Empress ang kay Daryl. Hindi niya kaya itago ang kanyang kabuluhan. Kamahalan, kung nandito ka pa rin, hindi ko kailanman gagawin kailangang maging sa isang mahirap na sitwasyon. Napuno ng emosyon ang Empress nang sabihin niya iyon. Ang maamo niyang mukha ay mukhang maamo habang papalapit sa dibdib ni Daryl. His. Humugat si Daryl ng isang malamig na hangin habang tinitingnan niya ang perpektong hubog Empress sa kanyang mga braso. Nang yakapin siya ng mahigpit ng Empress, ang natatanging bango sa kanya. Ginawang blanko ang katawan ni Daryl, lubos siyang natigilan. Ang Empress, ginabayan ng kanyang emosyon, ay paut ang kanyang pulang labi at hinalikan Daryl. Ang Empress ay lubos na nakulong sa ilusyon, at naisip niya iyon. Si Daryl ang Emperor, kaya't hinayaan niya ang kanyang sarili. Buzz. Nararamdaman ni Daryl na siya ay nakuryente, ang utak niya ay umuungal, at siya ay natigilan. She asterisk T. Sa wakas, nag-react si Daryl, at sinabi niya, "Kamahalan, kamahalan, gumising ka." Pataas, panipi. Kahit na ito ay isang mabibigat na pagkakasala upang makapasok sa silid ng Empress. Kahit na hindi sinasadya, ito ay isang krimen sa kapital upang samantalahin ang Empress. Maaari siyang mapugutan ng ulo. Matapos niyang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpa siya si Daryl na gisingin ang Empress. Gayunpaman, ang Empress ay napaka-emosyonal na siya ay ganap na nawala. Ang isip niya walang paraan upang magising siya. Mawa. Ang sumunod na segundo, bago mag-react si Daryl, hinalikan siya ng Empress masigasig. Kamahalan, kamahalan, natulala si Daryl. Sinubukan niya ang lahat upang gisingin ang emperador. Gayunpaman, nabigo ang Empress na marinig ang tinig ni Daryl, niyakap niya si Daryl mahigpit. Walang ideya si Daryl kung gaano katagal, ngunit nakatulog ang Empress. Mapayapang matapos ito. Umupo sa tabi niya si Daryl na may halong pakiramdam. Hindi, kailangan kong umalis. Paano kung ang pinapatay ako ni Empress nang magising siya? Dapat na akong umalis bago siya magising. Mabilis na isinusuot ni Daryl ang kanyang damit at tahimik na lumabas ng silid. Madaling araw na, at ang langit ay lumiwanag ng marahan. Sumimangot si Daryl, masyadong maaga para sa kanya upang pumunta sa gate ng lungsod at pamahalaan ang hukbo. Tumingin si Daryl sa susunod na silid, at nag-atubili siya sandali bago. Naglakad siya papasok ng kwarto. Pumasok ako sa silid ng Empress nang hindi sinasadya. Ang isang ito ay dapat Quincy's. Kudlit. Pagkapasok pa lang niya ng pinto at pagpasok sa silid, nandoon na si Daryl. Natigilan sa eksena sa harapan niya. Humugot siya ng isang malalim na paghinga. Nakasuot ng puting damit si Quincy habang nakaupo siya sa isang upuan, ang maislan niyang mukha-mukhang pagod na.
Malinaw na hindi natutulog si Quincy ng buong magdamag. Daryl. Nanginginig si Quincy nang makita si Daryl. Kinagat niya ang labi at sinabing. Bakit huli ka nang bumalik? Saan ka nagpunta buong gabi? Panipi. Malamig ang tono ni Quincy, ngunit kumabog ang kanyang puso, at siya talaga. Kinakabahan. Oo, gising si Quincy ng buong gabi. Nawalan siya ng pusta kay Daryl, at sinadya niyang mapunta kay Daryl. Tango at tawag, nanlumo si Quincy. Bilang panganay na prinsesa, mayroon siya. Laging pinaglilingkuran ng iba, kailan pa siya nagsilbi sa isang tao. Iba pa. Matapos siyang mawala sa pusta, walang pagpipilian si Quincy kundi ang tuparin ang kanyang pangako at naghintay sa silid para bumalik si Daryl. Nang gabing iyon, sobrang kinakabahan si Quincy. Natatakot siya kay Daryl. Ay labis na hinihingi kapag siya ay bumalik. Hindi siya naglakas loob. Matulog at maghintay ng buong gabi para kay Daryl. Halos madaling araw na. Bago niya nakita si Daryl. 2033. Hindi na nakaramdam ng kaba si Quincy tulad ng dati, galit lamang ang naramdaman niya. Ang B**** starred ay siyang kinakabahan buong gabi nang wala, at siya. Naghintay buong gabi nang wala. B**** man ito. Lumaktaw ang puso ni Daryl nang maramdaman niya ang galit nito, medyo nakakuha siya kinakabahan. Hindi malaman ni Quincy ang tungkol sa nangyari sa pagitan. Siya at ang Empress, pwede ba? Kung sa bagay, hindi malayo ang dalawang silid. Masyadong malayo sa isa't isa. Narinig ni Quincy ang sinabi ng emperador noong nakaraang gabi. Gayunpaman. Alam din niya na ang Empress ay madalas na kumukuha ng illusion pill upang makita ang Emperor sa kanyang mga panaginip, kaya inisip ni Quincy na ang emperador ay pagkakaroon ng isang kilalang kilala na oras kasama ang Emperor. Ako. Napakamot sa ulo si Daryl at ngumiti, inaayos ko na ang hukbo upang may deploy ang mekanismo ng depensa para sa Lilydale City. Panipi. Hindi tiningnan ni Daryl sa mata ni Quincy nang sinabi niya iyon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kumpiyansa na magsinungaling matapos niyang magawa merong problema. Malamig na humirit si Quincy at sinabi, kailangan mo ba ng isang gabi upang magawa iyon? Ako. Isipin na sadyang ginawa mo ito, sinadya mo akong maghintay para sa iyo sa buong silid ang silid, di ba? Panipi. Naging mas malamig ang tono ni Quincy. Huwag mong isiping magagawa mo kahit ano. Gusto mo sa akin kahit na nanalo ka sa pusta. Maaari kang matulog sa ang aking silid bago kami kasal, ngunit huwag isiping maaari kang kumuha. Bentahe sa akin. Panipi. Nakahinga ng maluwag si Daryl matapos niyang marinig iyon. Galit siya dahil buong gabi siyang naghihintay sa kanya wala. Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Quincy. Mahal mo, nagpapagamot ka. Ako bilang isang tagalabas noong sinabi mo yon. Tingnan mo, tinawag mo ako. Hubby, nasa iisang silid kami nakatira. Tayo ay isang pamilya, bakit ka naman? Walang pakialam sa akin. Anong klaseng loika ito? Halika, hayaan mo akong kumuha ng magandang hitsura. Dahan-daw ang lumakad si Daryl papunta sa kanya, may isang malubhang ngiti sa labi. Ikaw. Nanginginig ang katawan ni Quincy. Mabilis siyang tumayo at kinakabahan na sinabi, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang B**** starred na ito. May sinusubukan ba siyang gawin? Gayunpaman, dumaan lang sa kanya si Daryl at nahiga sa kama. Siya. Iniunat ang kanyang katawan at sinabi, ang iyong kataas-taasan, ipinangako mong nasa ang aking serbisyo, pagod na ako sa trabahong inilagay ko upang may palabas ang pagtatanggol. Mekanismo ngayon lang. Pumunta ka at dalhan ako ng isang palanggana ng tubig upang hugasan ang aking mukha. Panipi. Si Daryl ay may isang ngisi sa kanyang mukha nang sinabi niya iyon, nakatiis na siya sa harap ni Bossy. Tumawa siya ng malambing. Napakasarap na magkaroon ng marangal na prinsesa sa kanyang serbisyo. Ang totoo ay ayaw ni Daryl na gumawa ng anumang bagay kay Quincy, siya
Nais lamang makita ang kanyang reaksyon. Palaging lumilitaw na parang isang aloof si Quincy. Diyosa sa harap ng lahat. Naisip niya na ito ay hindi mabibili ng presyo. Ang prinsesa upang maging sa kanyang serbisyo. Nanginginig ang katawan ni Quincy. Ang B*starred na ito ay nagtanong pa sa akin na dalhan siya ng tubig upang hugasan ang mukha. Gayunpaman, alam niya na dapat niyang gampanan ang kanyang mga patakaran kung nawala sa kanya pusta wala nang sinabi si Quincy. Pinadyakan niya ang mga paa at pinuntahan kumuha ng isang palanggana ng tubig. Si Daryl ay ngumiti ng matagumpay at hinugasan ang mukha. Nakaramdam siya ng pag-refresh. Iyong kamahalan. Pagkatapos, tamad na umupo si Daryl sa kama habang initian niya si Quincy. Iyong masakit ang mga paa ni hubby, halika at ipamasahe sa akin. Namula si Quincy. Halos hinaypan niya ang pangitaas niya habang nakatingin siya sa galit Daryl. Daryl, huwag lumayo. Nanginginig si Quincy. Siya ang panganay na prinsesa. Kailan siya may nagmasahe kahit sino? Iyong kamahalan. Ngumiti ng bahagya si Daryl at sinabi, aminin mo. Pagkatalo matapos mong mawala ang pusta. Bukod dito, hiniling ko lamang sa iyo na imasahe ang aking mga binti hindi man kita hiniling na gumawa ka ng iba pa. Kaya bakit mo sinabi na ako napakalayo? Ikaw, galit na galit si Quincy. Nais niyang tanggihan siya, ngunit hindi niya alam anong sasabihin. Kung sa bagay, tama si Daryl, wala naman ito sa pagmasahe ng kanyang mga binti. Kinagat ni Quincy ang mga labi at malamig na sinabi, fine, gagawin ko. Tapos, Quincy lumakad papunta sa kanya. Nakayuko siya sa harap ni Daryl, ipinalo ang mga palad sa kamao at marahang hinilot ang mga binti ni Daryl. Napakasarap ng pakiramdam. Masaya itong nasiyahan ni Daryl sa paghanga niya sa mga kurbo ni Quincy mula sa tulad ng isang maikling maabot, hindi niya masabi ang kagalakan. Tumawa siya ng malambing. Ang marangal na panganay na prinsesa ay talagang nagmamasahe ng kanyang mga binti, iyon ay maaaring maging isang panghabang buhay na pangarap para sa anumang ibang tao. Bang! Tulad ng pakiramdam ni Daryl na may pagmamalaki, tinaas ni Quincy ang kanyang kamay at tinatakan ang dalawa sa ang mga acupuncture point ni Daryl na walang babala. Napakabilis niya na parang a paglipat ng ilaw. Sa dalawang acupuncture points, ang isa ay ang motionless acupuncture point, at ang isa pa ay ang pinakasensitibong acupuncture point ng pamamanhid. D*asterisk man ito. Si Daryl ay hindi talaga makapag-react, ang kanyang katawan ay nagyelo, at hindi niya magawa gumalaw kaagad pagkatapos nito, nakaramdam siya ng kirot at pamamanhid sa buong katawan niya. Ito ay isang hindi komportable na pakiramdam, tulad ng isang aksidenteng pagkabigla sa kuryente. Ikaw. Ang naguguluhan na si Daryl ay tumingin kay Quincy habang nanginginig ang boses nito. Iyong kamahalan, ano ang ginawa mo sa aking mga akulo? Gusto mo bang magpatay ang hubby mo? Pakawalan ang mga ito, 2034 na pawis si Daryl. F*sick, nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang namang natatakan ang acupuncture point. Ngumiti si Quincy at mahinang sinabi, hindi mo ba sinabi na pagod ka na at nanais mong mapawi ang iyong pagkahapo, kaya't pinindot ko ang iyong namang acupuncture point upang matulungan kang makapagpahinga. Siya ay nagniningning, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang sa wakas ay gumanti siya. Ang kanyang sarili. Nang hindi hinihintay ang tugon ni Daryl, walang pakialam na sinabi ni Quincy, kumuha ka. Ang iyong oras upang tangkilikin ito, at pupunta ako at susuriin ang sitwasyon sa labas. Panipi. Umalis si Quincy sa silid ng hindi lumilingon pagkatapos niyang sabihin iyon. Daryl, anong ab*starred? Mangarap sa kung nais mong ako ay nasa bek mo. At tumawag. F*sick. Walang magawa si Daryl na nanood nang umalis si Quincy sa silid. Napakasama ni Quincy. Hindi lamang siya tumanggi na mapunta sa Daryl's serbisyo, tinatakan pa niya ang kanyang mga akupong hindi siya nagbayad. Pansin. Walang sinayang si Daryl na oras. Mabilis niyang naipon ang kanyang panloob na enerhiya sa
Palabisan ang mga acupoint point na iyon ng mag-isa. Kahit na hindi ito nakamatay upang maisil ang namang acupoint, point, naramdaman ito. Tulad ng matinding pagpapahirap, hindi makatiis ng ordinaryong tao. Sa wakas, makalipas ang 2 oras, nagawang palabisan ni Daryl ang kanyang selyadong mga acupoint. Point. Huminga ng malalim si Daryl at malugod na nagalak. Mabuti na lang at mayroon siya. Purong enerhiya na mabisang tumulong sa kanya na palabisan ang kanyang mga akulo nang walang pagdurusa ng ilang oras pa. Maputula ang mga mata ni Daryl nang isipin niya si Quincy. Okay, Quincy, hiniling ko sa iyo na imasahe ang aking mga binti, at tinatakan mo ang aking acupoint sa halip. Okay, dahan-dahan tayong maglaro. Aliwin kita, panipi. Pagkasabi niya nito, isang malakas na ingay ang nagmula sa direksyon ng gate ng lungsod. Kasabay nito, isang dalaga sa palasyo ang sumugod sa silid, ang mukha niya ay namumutla. Sinabi niya kay Daryl, Prince Consort, ang North Mona Army ay dito na naman, nais ng kamahalan na magmadali ka at pumunta doon. Agad, ano? Natigilan si Daryl, at saka siya chuckled. Isiyang Gian na ito ay talagang paulit-ulit. Grabe ang talo niya kahapon, pero siya. There's na bumalik muli ngayon. Hindi gaanong iniisip ito ni Daryl. Naglakad palabas ng kwarto. Pagdating niya sa mga pintuang bayan, nakita niya ang emperador, Quincy, at daan-daang mga opisyal. Walang malasakit ang ekspresyon ni Quincy nang makita niya si Daryl, para bang hindi niya siya nakita. Daryl. Natuwa ang emperador nang makita niya ang lalaki. Pagkatapos, sinabi niya. Kailangan ka namin upang itigil muli ang North Mona Army ngayon. Ang mga mata ng Empress ay puno ng paghanga nang sinabi niya iyon. Ang magandang mukha ng Empress ay rosas at nagliliwanag pagkatapos ng huling kaganapan. Gabi gayunpaman, nakasimangot ang mga kilay niya nang medyo nag-alala siya. Sa oras na iyon, hindi alam ng Empress na siya ay nasa matalik na relasyon kay Daryl nang akala niya na siya ang Emperor noong nakaraang gabi. Nakahinga ng maluwag si Daryl nang mapansin niya ang Empress. Ekspresyon. Ang Emperador ay tila walang ideya na pumasok ako sa kanyang silid. Pagkakamali kagabi, pabayaan ang nangyari sa pagitan natin. Kudlit. Napagan ang loob ni Daryl. Ngumiti siya. Kamahalan, huwag mag-alala. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Panipi. Inilabas ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at nilabas sa gitna ng hangin. Siya. Sumulyap sa paligid ng labas ng lungsod at nakita na ang North Mona. Dumating na ang hukbo sa labas ng gate ng lungsod. Si Yang Jian ay mayabang na nakatayo sa kanyang gintong nakasuot sa harapan ng hukbo. Mukhang kamangha-mangha siya tulad ng lagi. Si Ambrose, Era, at ang iba pang mga general ay nakatayo sa likuran niya, at sila lahat ay determinado at solemn na. Napakalundo ni Daryl matapos niyang makita ang tila. Tinuwanan niya si Yang Sijian. Grandmaster Erlang, ang kapal mo ng balat. Tumakas ka kaya. Malungkot kahapon, at nandito ka ulit ngayon. Bakit? Mayroon ka ba? Hindi na wala ng masama, panipi. Hindi napansin ni Daryl si Zhang Ju, na nakatayo sa likuran ni Yang Jian. Naisip ni Daryl na kung kaya niyang talunin ang North Mona Army. Muli sa araw na iyon, dapat siyang maghanap ng paraan upang makasama sina Ambrose at Era. Kung sa bagay, sila ang kanyang pamilya, at hindi ito angkop para sa kanila. Magpatuloy upang matugunan ang bawat isa sa larangan ng digmaan. Galit na galit si Yang Jian nang marinig ang sinabi ni Daryl. Siya. Tinitigan si Daryl at sumigaw, Boy, huwag kang magmamalaki. Hindi namin alam sino ang mananalo ngayon. Panipi. Hindi makapaghintay si Yang Jian upang singilin ng maaga at patayin si Daryl, ngunit hinawakan niya bumalik mula sa isang mabilis na desisyon. Alam ni Yang Jian na si Daryl ay napakatuso, at siya ay umaasa. Utos ng militar ng tagapayo sa araw na iyon, kaya't hindi siya maaaring maging mapusok.
pinigilan ni Yang Jian ang kanyang galit at ikiling ang kanyang ulo upang tumingin kay Zhang Ju. Pagkatapos, sinabi niya ng magalang, "Military advisor, magtiwala tayo sa ikaw ngayon." 2035 sadyang inilarawan ni Yang Jian ang detalye ng sitwasyon kay Zhang Ju sa gabi bago, binanggit din niya si Daryl's Thousand Woods pagbuo ng misteryo. Matapos niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon, Zhang Ju chuckled at tiniyak kay Yang Jian na kaya niya ito. Pamilyar din kay Zhang Ju ang Thousand Woods Mystery pagbuo. "Kamahalan, huwag mag-alala. Maaari mo lamang panoorin ang labanan mula sa gilid. At tingnan kung paano ko sinira ang pagtatanggol ng Lilydale City," sagot ni Zhang Ju. Malinaw na bago niya itinaas ang kanyang sarili sa hangin. "Lahat, makinig sa aking order. Pag-atake." Ilang malamig na salita ang umalangaw-ngaw mula sa ang bibig ni Zhang Ju, hindi siya malakas, ngunit kumalat ang kanyang boses sa kabuuan. Lilydale City, atakihin. Ang North Mona Army ay nagpalabas ng isang daing na nakasisire sa lupa. Utos, at sila ay lumabas na tulad ng isang alon patungo sa Lilydale City. "Ano?" Natigilan si Daryl, at pinagmasdan niya si Zhang Ju na may pagtataka. "Siya ay tuliro. Sino ito? Hindi ko siya nakita kahapon. Siya ba ang bago nilang recruit? Kudlit." Huminto si Daryl sa pagsasalita tungkol dito at ibinalik ang isang tiwala sa kanya. "Mukha. Hindi alintana kung sino ang mayroon si Yang Jian, magiging mahirap pa rin itong putulin siya libu-libong Woods Mystery Formation dahil ito ay isang matalino pagbuo. Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tao sa siyam na kontinente, sino ang alam kung paano malutas ang pagbuo." Itinaas ni Daryl ang badge ng kanyang commander at sinigawan ang kanyang utos kay ang South Cloud Army. "Lahat, iset up ang pagbuo. Sinabi ko sa iyo sa detalye kagabi kung saan dapat kayo. Mabilis, mabilis na gumalaw ang South Cloud Army. Mabilis silang nagpakalat ng napakalaking libu-libong Woods Mystery Formation sa utos ni Daryl." Tumawa si Daryl. Siya ay nasiyahan sa pagbuo. Tumingin si Daryl kay Yang Jian at pagkatapos ay sa Zhang Ju na may isang matagumpay na smirk sa kanyang mukha. Ang Thousand Woods Mystery Formation na naset up ni Daryl ay muntik ng mapahamak. Kahit na si Yang Jian ay nakakuha ng patnubay, hindi niya magawa. Basagin ang advance na pagbuo at ibaba ang Lilydale City. Nakasimangot si Zhang Ju nang makita ang eksena sa harap ng kanyang mga mata, ibinigay niya Daryl isang aprubahang hitsura. Ang batang ito ay sigurado na nakakaalam ng libu-libong Woods Mystery Formation. Ang porma sayon ay maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit ito ay isang madali gawain para sa Zhang Ju. Napaikot ang bibig ni Zhang Ju upang ibunyag ang isang mahinang ngiti, at pagkatapos ay siya. "Utos, makinig sa aking utos, 50,000 mga sundalo sa kaliwa. 100 hakbang timog, 50,000 sundalo sa kanan ay pupunta sa 100 hakbang sa hilaga. At 50,000 mga sundalo sa harap ay 50 hakbang paatras. Pumasok ka na. Posisyon at simulan ang pag-atake. Panipi." Ang North Mona Army, kung saan ang South Cloud Army ay may una. Pinalibutan, binago ang pagbuo nito alinsunod sa order ni Zhang Ju. Walang pag-aalangan. Sa isang iglap, ang malaking porma sayon ng South Cloud Army ay mayroong ilang mga puwang. "Ano?" Si Daryl, ang Empress at lahat ng iba pang mga opisyal ay laking gulat na makita. "Ano ang nangyari?" Nakita nila ang isang nakapirming pagbuo na naging gulo pagkatapos ng hilagang Mona. Inilipat ng hukbo ang kanilang posisyon. Nagulat si Daryl, gulat na gulat ang tingin niya kay Zhang Ju. Napaatras siya. *6, sino ang impyerno? Alam niya ang daan. Upang ay crack ang libu-libong Woods Mystery Formation. Bukod sa pagkabigla, pakiramdam ni Daryl ay mapait dahil sa naging pabaya. Ang Empress ay lalo pang namangha, kulay ay nawala mula sa ang maislan niyang mukha. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Alam ng Empress na sa kabila ng pagiging mahusay ni Daryl,
Ito ay imposibleng ipagtanggol laban sa pagsalakay ng North Mona Army lahat. Oras kung sa bagay, ang commander ng kalaban ang kilala Grandmaster Erlang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talo sila ng mabilis. Kamahalan. Si Zhang Ju, na nasuspain sa kalangitan, ay nakangiti. Tapos siya. Tumalikod at sinigawan si Yang Jian, ang pagbuo ng kaaway ay nasira, at oras na para sa mahal na hari na ibaluktot ang iyong lakas. Panipi. Bago ipadala ang mga tropa, si Zhang Ju ay naabot na ng isang pinagkasunduan. Yang Jian na sa sandaling nasira niya ang pagbuo ni Daryl, Yang Jian. Aatakihin ka agad. Ibinalik ni Yang Jian ang kanyang ulo at tumawa, tuwang-tuwa siya. Military advisor, ikaw ay talagang isang master. Nalutas mo ang forma sayon, panipi. Ang mga mata ni Yang Jian ay kumislap ng isang malamig at nakakatakot na hitsura. Itinuro niya ang kanyang tri-point double-edged saber sa Lilydale City at umungal, makinig ka. Pumasok sa Lilydale City at burahin ang lahat ng mga puwersa ng kaaway, walang dapat mapaligtas. Pinagsama ni Yang Jian ang kanyang panloob na lakas at naglabas ng isang nakakatakot aura habang siya ay sumugod papunta sa South Cloud Army. Ano? Si Yang Jian ay tulad ng isang warlord na nagmula sa langit habang pinalaki niya ang kanyang tri-point double-edged saber, at isang dosenang sundalo ng South Cloud ang nahulog. Isang pool ng dugo, may nagpatuloy na hiyawan mula sa South Cloud Army. Sa isang iglap, ang South Cloud Army ay kumpleto nagkawatak-watek. 2036. Nagulat si Daryl at galit nang makita ang mga sundalo ng South Cloud na nahulog. Sunod-sunod, galit na sigaw niya, lahat, huwag magpanik. Lumaban sa buong lakas, si Daryl ay nagtungo mismo sa larangan ng digmaan upang matulungan ang hukbo ng South Cloud. Habang nilabas niya ang lahat upang patayin ang mga kalaban, nagpatuloy na sumigaw si Daryl utos at handa upang mag-deploy ng iba pang mga porma sayon upang hadlangan ang hilagang Mona Army. Gayunpaman, hindi binigyan ni Yang Jian ng pagkakataon na ma-rework si Daryl. Porma sayon naman. Sa loob ng ilang minuto, pinangunahan ni Yang Jian ang kanyang mga tauhan ang paanan ng gate ng lungsod. Umatras. Nang mapagtanto niya na mas maraming sundalo ng South Cloud ang nahulog sa mga pool nang dugo, alam ni Daryl na wala na ang Lilydale City. Sigaw niya, bilasan mo. Protektahan ang kanyang kamahalan. Umatras at lumikas sa Lilydale City. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, nagawa niyang lumihis ng maraming mga kaaway sa harap ng siya. Pagkatapos, lumipad siya paitaas at bumalik sa tuktok ng gate ng lungsod. Ayaw ni Daryl na umalis. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Nasira ng kalaban ang kanyang forma sayon. Bukod, ang lakas ni Yang Jian ay napakalakas, hindi nila kayang lumaban. Tapos, Peter Patter. Nagpanik ang mga opisyal, at agad silang bumuo ng isang bilog na proteksyon sa paligid ng Empress upang escort siya pababa ng City Tower. Pagkatapos, pinagsama ng hukbo ang grupo upang mabilis na lumikas sa Lilydale City. Boom! Kaagad pagkatapos na sila ay lumikas mula sa Lilydale City, ang gate ng lungsod. Napasabog. Pagkatapos, ang ilang daang libong North Mona. Ang mga sundalo ay nagbuhos sa Lilydale City tulad ng isang alon sa karagatan. All hail military advisor. Lahat ay pumuri sa iyong kamahalan. Matapos nilang sakupin ang Lilydale City, ang ilang daang libong hilaga mga sundalong Mona ay nagsaya ng sabay. Sobrang lakas nila. Si Yang Jian ay nasuspain pa rin sa kalagitnaan ng hangin, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang mga labi, at ang kanyang kamangha-manghang tinig ay kumalat sa buong Lilydale. Lungsod, makinig ka, magpahinga muna tayo dito. Masiyahan sa mainam na alak ng lungsod at mga babae. Bukas na tayo bukas. Salamat,
Kamahalan, ang buong hukbo ay sabay na sumigaw. Si Ira ay nagpunta sa Lilydale City kasama si Ambrose. Napagtanto niya na si Lilydale. Ang mga mamamayan ng lungsod ay naiwang walang tirahan matapos masunog ang North Mona Army. At nadumbong ang kanilang mga pag-aari. Kinagat niya ang kanyang labi, heartbroken siya. Iniisip niya kung dapat ba niyang akitin ang kanyang kapatid at Panginoon na umalis. Yang Jian dahil ang lalaki ay hindi alintana ang tungkol sa mga buhay ng ordinaryong sibilyan. Pinagsisisihan ni Aira na sumali sa hukbo kasama si Ambrose. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mananatili ang kanyang Panginoon upang tulungan si Yang Jian na lusubin ang Lilydale City. Sa kabila, si Daryl at ang South Cloud Army ay nag-escort sa Empress at daan-daang ng mga opisyal sa Royal City. Hindi man lang sila gumawa ng pit stop habang ang paglalakbay. Nagawa ni Daryl na mabawi ang kanyang lakas sa loob ng 2 araw, ipinagpatuloy niya. Upang pangunahan ang kanyang hukbo na ipagpatuloy ang laban-laban sa Hilagang Mona Army. Sa panahong iyon, ipinakita niya ang lahat ng kanyang mga talento sa militar at pantay. Humingi ng tulong kay Pang Tong. Gayunpaman, natalo pa rin siya sa magtapos. Si Zhang Ju ay una ng masamang tao na may matitigas na pamamaraan. Kapag siya pinangunahan ang mga paghihimagsik ng dilaw na turban sa mga laban, marami siyang ginamit. Nakakahamak na pamamaraan upang saktan ang mga sibilyan at lumikha ng isang matinding damdamin ng galit. Matapos siyang makulong ng 1,000 taon, ang ugali ni Zhang Ju nagbago. Gayunpaman, gumamit pa rin siya ng maraming hindi makataong pamamaraan upang makatulong Yang Jian sa labanan. Tuwing sinalakay niya ang 1 lungsod, tatanungin ni Zhang Ju ang Hilagang Mona Army upang makuha ang mga sibilyan at gamitin ang mga ito bilang mga kalasag ng tao sa harap ng ang hukbo upang dahan-daang sumulong. Sa pananaw ni Zhang Ju, ang isa ay hindi dapat magkaroon ng kabutihan ng A. Babae kung nais ng isang tao na makamit ang magagaling na mga bagay sa buhay, at nagkasabay iyon sa opinyon ni Yang Jian. Gayunpaman, sina Daryl at Pang Tong ay mga taong mahabagin. Sila nagmamalasakit sa buhay ng mga sibilyan, at sa gayon, nakatali ang kanilang mga kamay. Sa makatuwid, patuloy na natalo ni Daryl sa labanan. Sa loob ng 2 araw, si Zhang Ju ay gumamit ng malupit na pamamaraan upang sirain ang A. Dosenang mga lungsod sa 1 hilera ang mga bagay ay naging maayos at madali para sa Hilaga Mona Army. Sa bulwagan sa South Cloud Palace, ang Empress ay mukhang pagod at pagkabalisa, at si Quincy, na sa tabi niya, nagsusuot ng seryosong ekspresyon sa mukha. Si Daryl at ang daan-daang mga opisyal ay nakatayo sa harap ng trono. Lahat sila mukhang disheartened, at sila ay tahimik. 2,037 mayroong mga ulat na ang North Mona Army ay nagkakamping sa A-bundok 12-12 ng mga kilometro hilaga ng South Cloud Royal City. Pagkatapos ng ilang oras na pahinga, marahil ay sasalakayin nila ang Royal City. Kapag bumagsak ang Royal City, ang buong South Cloud World ay magiging ganap na natapos, lahat. Tumingin ang Empress sa paligid niya, nag-alala siya at nalungkot. Ay, may anumang paraan upang ihinto ang North Mona Army. Panipi. Nagkatinginan ang mga opisyal ng sibil at militar, at walang dumating. Pasulong na magbigay ng mungkahi. Natahimik ang buong bulwagan. Ayos lang. Nakahinga ng malalim ang Empress habang nakatingin kay Daryl. Hindi man. Ikaw, Daryl. Panipi. May isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata nang sinabi niya iyon. Mapait na umiti si Daryl at umiling. Sinabi niya, "Kamahalan, ako. Wala ring magagawa." Napalungkot si Daryl. Mula nang siya ay naging isang magsasaka, si Daryl ay lubos na nagtitiwala sa lahat ng kanyang ginawa, lalo na tungkol sa mga diskarte sa pagbuo. Daryl.
Naniniwala na siya ay maaaring ang pinakamahusay na natutunang tao sa mga porma sayon. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga Bai Chi formations na kasama ang lahat ng mga porma sayon sa mundo. Sa makatuwid, ang sinumang kalaban na humarap sa kanya. Simpleng naghahanap ng kamatayan. Kamatayan. Matapos niyang malaman na ang kalaban niya ay si Zhang Ju, ang pinuno ng dilaw na paghimagsik ng turban sa panahon ng tatlong kaharian, si Daryl. Alam na siya ay sobrang nagtitiwala sa buong bagay. Sa panahon ng Three Kingdoms, libu-libong taon na ang nakararaan, Zhang. Pinangunahan ni Ju ang Yellow Turban Rebellion at nagdulot ng matinding kaguluhan sa mundo. Walang ibang puwersa na maaaring labanan laban sa Dilaw Turban Rebellion. Si Lu Bu ang sumali sa puwersa sa iba pang mga elite upang talunin si Zhang Ju. Kahit na si Lu Bu ay nangangailangan ng tulong upang mapasuko ang Zhang Ju. Kaya paano si Daryl ibaba siya ng solo? Bukod dito, si Zhang Ju ay isang taong walang awa at wala siyang pakialam tungkol sa buhay at kamatayan ng ibang tao. Si Daryl ay hindi katulad ng siya. Mapait na naramdaman ni Daryl sa kanyang puso. Natapos na. Nanginginig ang Empress nang marinig ang sagot ni Daryl. Ang kanya magandang mukha ay asyan, at ang kanyang puso ay buong nasira. Gayunpaman, hindi siya matutulungan ni Daryl, ang South Cloud World ay tapos na. Sa sumunod na segundo, huminga ang emperador ng mahabang buntong hininga at marahang sinabi, "Kung ito ang kaso, pagkatapos ay ibibigay natin ang South Cloud World kay Yang Jian." Panipi. Kinuha ng Empress ang selyo ng Royal Jade at iniabot ito sa eunuch sa tabi niya, magpadala ng isang utos upang ibigay ang Royal Jade seal na ito kay Yang Jian. Kaagad sabihin sa kanya na hindi kami magpapatuloy sa labanang ito, ginagawa namin. Ayaw masaktan ang mas maraming inosenteng tao. Ang Royal Jade Seal ay isang simbolo ng katayuan ng Emperor sa Timog Mundo ng Cloud. Handa ang Empress na ibigay ito, nangangahulugan ito na siya ay sumuko sa South Cloud World. Ang Empress ay maaaring tila mahina, ngunit ang kanyang isip ay malakas. Kung hindi man, hindi siya magiging emperador. Sa kanyang puso, hindi siya susuko, pabayaan magsumit kay Yang Jian. Ang tanging paraan lamang na makakatulong siya sa ilalim ng mga pangyayari ay upang maabot ang Royal Jade Seal at susuko sa South Cloud World. Iyon ay ang tanging paraan upang maiiwasan nila ang salot ng giyera. Ate, si Quincy, nakatabi ng Empress, ay nabalisa. Sa wakas, siya sinabi, "Hindi mo maaaring ibigay sa kanya ang Royal Jade Seal. Baka meron ibang paraan palabas." Ang Royal Jade Seal ay naipasa sa loob ng libu-libong taon sa ang South Cloud World, at ito ay isang piraso ng kayamanan na mayroon. Nabibilang sa lahat ng nakaraang emperador. Ito ay isang simbolo ng kataas-taasang autoridad ng South Cloud World Royal. Kaya paano sila ibigay mo kay Yang Jian? May gusto pa sanang sabihin si Quincy, ngunit naputol siya ng Empress. Ate, huwag ka nang magsabi ng iba. Mahinang hininga si Empress, siya. Magandang mukha-mukhang mapait. Marahil ito ang ating kapalaran. Ano pa ang magagawa natin? Gawin kung hindi natin ibigay sa kanila ang Royal Jade Seal. Panipi. Maaaring totoo iyan. Biglang nalungkot si Quincy nang marinig iyon. Ang North Mona Army ay hindi mapigilan, at Yang Jian, Grandmaster Erlang, ay nagkaroon ng hindi matukoy ang kapangyarihang yayanig ang mundo. Walang paraan para sa South Cloud World upang manalo sa giyera. Kung may posibilidad, Timog
ang Cloud World ay hindi mawawala ang maraming mga lungsod. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Quincy. Ang sumunod na segundo, ang titig ni Quincy ay bumagsak kay Daryl, at umungol siya. Daryl, kasalanan mo lahat yan. Kung hindi mo nagalit ang Yang Jian, ang timog. Ang Cloud World ay hindi magtatapos sa isang masamang kapalaran. Panipi. 2038. F**k. Napangangasandali si Daryl matapos marinig ang kay Quincy. Pahayag. Hindi niya alam kung ano ang reaksyon nito. Pagkatapos, sa wakas ay nabawi ni Daryl ang kanyang pandama, mapait siyang umiti kay Quincy. Ang iyong kamahalan, paano mo ito masisisi sa akin? Gusto ni Yang Jian pa rin. Lupigin ang South Cloud World kahit wala ako. Panipi. Napaka-interes ni Quincy. Sinisisi niya si Daryl dahil galit siya. Siya. Masyadong hindi makatuwiran iyon. Nakita ni Daryl ang kamay ng emperador ng selyo ng Royal Jade sa eunuch, sila. Ay handa na ipadala ito kay Yang Jian. Ano? Agad na nakuha ng pansin ng Royal Jade Seal si Daryl. Hindi niya ginawa. Nagmamalasakit tingnan ito bago iyon. Gayunpaman, nang dumaan ang eunuch. Sa kanya, natuklasan niya na ang Royal Jade Seal ay malinaw na kristal, at ito. Kung inang sa nakasisilaw na mga kulay. F**k. Labis ang pagkabigla ni Daryl, ngunit natuwa rin siya sa saloob. Tumawa siya ng malambing. Mukhang ang Royal Jade Seal ay isang langit na nag-aayos ng bato ang makulay na bato na ginamit ni Empress Nuwa upang eye-patch ang kalangitan. Ang hugis nito. Kasabay ng concave sa ika-apat na palapag ng Seven Treasures. Napakagandang tower. Humawak ka. Pinahinto ka agad ni Daryl ang eunuch habang pinag-aaralan niya ang Royal Jade Tatak. Kahit na hindi niya ito hawak sa kanyang kamay, ramdam ni Daryl ang jade. Natatanging espiritual na kapangyarihan ng selyo. Bukod doon, nagpalabas din ito ng isang pakiramdam ng chilliness kahit na ang temperatura sa paligid ay bumaba ng kaunti. Biglang, ang daan-daang mga opisyal sa pangunahing bulwagan ay nakatuon ang kanilang pansin kay Daryl, natigilan silang lahat. Ano ang ginagawa ni Daryl? Gusto ba niyang agawin ang Royal Jade Seal? Kudlit. Daryl. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Quincy, nakakunot ang mga kilay niya bilang. Malamig na saway niya, ano ang ginagawa mo? Daryl ay tulad ab asterisk starred. Nasa panganib ang South Cloud World. Hindi niya kaya. Kahit natulungan kami, at ngayon nais niyang agawin ang South Cloud World. Kayamanan ni Royal. Kudlit. Tulad ng lahat sa kanilang paligid, naniniwala din si Quincy na gusto ni Daryl. Upang nakawin ang selyo ng Royal Jade, kahit si Empress ay nakasimangot ng bahagya sa Daryl. Hindi alintana ni Daryl ang tingin sa lahat. Bumantong hininga siya bago siya ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya kay Quincy, ang iyong kamahalan, huwag kang kabahan. Bakit mo nais bigyan ng ganoong magandang bagay si Yang Jian? Baka ikaw. Ibigay mo rin sa akin. Panipi. Pagkatapos, nagpatuloy si Daryl sa isang nakaka-relax na tono, dahil nagpa siya kaming magbigay. Up the South Cloud World, umalis na lang tayo. Bakit natin bibigyan si Yang Jian something so good? Panipi. Ang ambisyon ni Yang Jian na mapag-isa ang siyam na mga kontinente. Kaya ayaw niya maakit sa isang selyo ng Royal Jade. Bukod, agaran niyang kailangan ang Royal Jade Seal, kaya niyang buksan ang ika-apat na palapag ng Seven Treasures Exquisite Tower kasama nito. Ikaw. Galit na galit si Quincy matapos niyang marinig iyon, tinatakan niya ang kanyang mga paa. Galit na galit, ito ang kayamanan ng South Cloud World Royals, bakit dapat ibinibigay namin sa iyo? Panipi. Mahina ring nagsalita ang Empress, Daryl, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ako. Ayaw mong ibigay din sa kanya ang Royal Jade Seal. Gayunpaman, kung simpleng umalis kami, ilalabas ni Yang Jian ang kanyang galit sa mga sibilyan.
sa hindi bababa sa Royal Jade Seal na ito, hindi siya magagalit, at marahil makakatipid tayo ng mas maraming inosenteng tao sa ganoong paraan. Panipi. Pagkatapos, sinabi ng emperador sa isang matinding tono. Nang ibigay ko ito kay Yang Jian, hihilingin ko sa kanya na pakitunguhan niya ng mabuti ang mga sibilyan sa South Cloud World. Sa makatuwid, binibigyan ko siya ng Royal Jade Seal na ito upang hindi protektahan ang aking buhay ngunit upang maprotektahan ang buhay ng lahat ng mga sibilyan sa South Cloud World. Ikaw ba maintindihan? Ang kanyang mga salita, kahit na ang tunog ay mahina at mahina, ay may isang malakas na pakiramdam ng kabutihan. Tama iyon, ibibigay ng emperador ang selyo ng Royal Jade para sa alang-alang sa mga sibilyan ng South Cloud World. Inalis ni Daryl ang kanyang ngiti habang hinahangaan ang tingin sa tinutukoy Empress. Hindi niya inaasahan na ang isang babae ay magiging labis na nakatuon sa bansa at mga sibilyan nito. Ang kanyang puso ay nawala sa kanyang bansa at siya. Mga tao. Karapat-dapat siya sa kanyang titulo, talaga. 2039. Pinag-isipan iyon ni Daryl nang huminto siya sa pagngiti. Tumingin siya kay Empress. At sinabi, kamahalan, mali ka. Si Yang Jian ay maaaring isang ginoo sa ibabaw, ngunit siya ay isang tuso at kasuklam-suklam na kontrabida. Kung ibigay mo sa kanya ang Royal Jade Seal na ito, papayag lamang siya sa iyo. Kondisyon sa salita, ngunit hindi niya igagalang ang kanyang mga salita pagkatapos niyang makakuha kontrolin ang South Cloud World. Pagkamatay ni Emperor Hao Yi, inagaw ni Yang Jian ang trono halos kaagad at ipinahayag ang kanyang sarili bilang susunod na emperor. Siya inaangkin na nalaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Hao Yi, ngunit ano ang nangyari sa huli? Nais lamang niyang makuha ang Chang'er at pinilit siyang maging babae niya. Pagkatapos, sinimulan niyang ipadala ang kanyang mga tropa sa lupigin ang iba pang mga kontinente. Hindi siya isang tao na igagalang ang kanyang mga salita, kaya't siya ay isang kontrabida, hindi ba siya er? Nang makita niya ang seryosong pagpapahayag ni Daryl. Alam ng emperador na siya. Ay hindi nagbiro, kinagat niya ang labi at pinag-isipan ang susunod na paggalaw. Totoo yan. Paano kung talikuran ni Yang Jian ang kanyang mga sinabi? Ayoko. Mawala ang Royal Jade Seal nang wala. Kudlit. Naisip iyon ng Empress bago siya tumingin kay Daryl at tinanong, bakit mo nais ang Royal Jade Seal? Siyempre, magagamit ko ito. Si Daryl ay nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit sinabi niya mabilis, bukod dito, ako ay isang prince consort. Kami ay isang pamilya, kaya hindi isang pagkawala upang ibigay ito sa akin. Bakit mo gugustuhing ibigay ang kalamangan na ito Yang Jian, isang tagalabas? Pooh! Agad na namula si Quincy, at umungot siya, gupitan ang basura. Sino? Pamilya mo. Humarap si Quincy kay Empress at sinabing, ate, huwag mong ibigay sa kanya. Pinakiusapan siya ni Daryl na maghanda ng tubig upang mahugasan ang mukha at imasahe ang kanyang mga paa kaninang umaga. Naalala ni Quincy ang lahat ng iyon, at mayroong isang damdamin ng puot sa kanyang puso. Wala siyang pakialam kung bakit siya nais ang selyo, hindi niya hahayaang magkaroon siya nito. F**k. Walang imek si Daryl. Sinabi ng isang kasabihan, ang isang mapagmahal at magkatugman na mag-asawa ay makakamit ang mahusay mga bagay na magkasama. Gayunpaman, ginawa ni Quincy ang lahat na salungat kay Daryl. Naisip ni Daryl na kailangan niyang higit siyang turuan sa hinaharap. Nanlumo si Daryl nang lumingon siya kay Quincy at sinabi, iyo. Kamahalan, ito ang iyong kasalanan. Sinamantala siya ni Quincy bago niya matapos ang kanyang mga sinabi. Manahimik ka, ang Royal Jade Seal na ito ay ang kayamanan ng aming pamilya ng hari. Kahit kung hindi namin ito ibibigay kay Yang Jian, hindi rin namin ibibigay sa iyo. Malamig na sabi ni Quincy na may isang matatag na ekspresyon. Ako. Ano? Dapat kang sumuko sa Royal Jade Seal. Ang mga opisyal sa bulwagan ay naguluhan sa eksena. Ngunit wala sa kanila nagsalita.
ang princess at ang kanyang prince consort ay nagkaroon ng pagtatalo. Gayunpaman, ito ay ang kanilang mga gawain sa pamilya, kaya sino ang maglakas loob na abalahin sila? O sige. Sa wakas, tinaas ng empress ang kanyang kamay upang matigil ang pagtatalo. Daryl. Ate, tigilan mo na ang pagtatalo. Hindi na tayo ang pamilya ng hari, bakit tayo? Kailangan ang royal jade seal na ito. Panipi. Tumingin si Empress kay Daryl at marahang sinabi, dahil kailangan mo ito. Royal jade seal, pagkatapos ibibigay ko sa iyo. Inabot ng eunuch ang royal jade seal kay Daryl na nagmamadali. Tawa ng tawa si Daryl. Labis siyang nasabik, masayang kinuha niya ang royal jade seal at inilabas ang Seven Treasures Exquisite Tower. Tapos, nag-recite siya ang spell upang palakihin ang pitong kayamanan na tutuwang tower ng walang imak. Aba! Biglang nagulo ang buong bulwagan. Anong uri ng kayamanan iyon? Maaari itong mapalawak at makakontrata. Kudlit! Nanginginig sina Empress at Quincy, nagulat sila. Sila ay tulala habang nakatingin sa Seven Treasures Exquisite Tower. Pagkatapos, isa pang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Inilagay ni Daryl ang Royal Jade Seal sa pagitan ng puwang ng ika-apat na tower. Sa higkasunod nito, isang kislap ng gininto ang ilaw ang sumikat sa, at ang Royal Jade Seal ay isinama sa ika-apat na palapag ng pagoda. Buzz. Pagkatapos, isang malupit na hininga ng aura ang sumabog mula sa tore. Tumagos ito ang bulwagan, at hindi nagtagal, isang pangkat ng mga figure ang lumabas mula sa pito. Mga kayamanan ika-apat na palapag ng tower. 2040. Mayroong 100 mga numero. Hindi maipaliwanag na nasa sabik si Daryl nang tumingin siya sa 100 tao. At naramdaman ang paghinga ng aura na lumalabas sa kanila. Malinaw na naalala ni Daryl na nang buksan niya ang unang palapag, doon ay isang kabuoang 500 katao, kabilang ang pangtong. Nang buksan niya ang sa pangalawang palapag, mayroong 200 katao, kabilang ang Yuan Tiangang. Samantalang, sa ikatlong palapag, mayroong 150 katao, kabilang ang Yang. Ang senior brother ni Jian, si Bradley Yang. Pagkatapos, nang buksan niya sa wakas ang ika-apat na palapag, mayroon siyang isang maliit bilang ng mga tao kaysa dati, ngunit naniniwala siya na ang mga tao ay pambihirang tao, at dapat sila ay ilang tanyag mga tauhan. O aking kabutihan. Ang buong bulwagan ay nagkagulo sa isang iglap, kung ito man ay ang Empress, Quincy, o ang daan-daang mga sibil at militar na opisyal, sila lahat ay natulala ng 100 mga elite sa harapan nila. Napagtanto nila na ang bawat isa sa 100 mga tao ay malakas. Mayroong hindi bababa sa higit sa 12 mga ito na nasa langit. Antas ng pagtaas. Higit pa sa antas ng langit na pag-akyat. Napakalakas niyan. Ang ikinagulat ng emperador at ang iba pa, iyon pa pagkatapos ng paglitaw ng 100 taong iyon, karamihan sa kanila ay labis kagalang-galang kay Daryl, ang ilan ay tumawag pa kay Daryl Master Servilelli. Ito, ano ang nangyayari? Maraming mga makapangyarihang tao at tinawag nilang Daryl na kanilang Master, kudlit. Nagpalitan ng tingin sina Empress at Quincy. Nanginginig sila at gumagaling pa rin mula sa pagkabigla. Nawalan sila ng pagsasalita, ang daan-daang opisyal ng sibil at militar ang lalong nalito ng sitwasyon. Matapos ang buong 10 segundo, nag-react si Empress. Kinagat niya ang labi at mahinang tinanong si Daryl, "Daryl, sila ay kamahalan." Ngumiti si Daryl at ipinaliwanag, "Ang aking kayamanan dito ay tinawag na Seven Treasures Exquisite Tower. Naglalaman ito ng marami makapangyarihang mga tao na lumitaw sa kasaysayan, ngunit ang langit lamang ang pag-aayos ng mga bato ay maaaring buksan ito. Ang Royal Jade Seal ay ang langit inaayos ang mga bato, ano
Nagulat ang emperador nang marinig iyon. Blanco ang titig niya kay Daryl. Ganap na nabigla. Ang tore na kinuha ni Daryl ay ang Seven Treasures Exquisite Tower, Kudlit. Bilang pinuno ng South Cloud World, ang emperador ay may kaalaman siyempre, alam niya ang tungkol sa pitong kayamanan. Magandang maganda tower, ito ay isang sinaunang artifact na walang hanggan ng banal. Kapangyarihan maaari nitong mapasuko ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kaya tinatawag din itong Demonyo Trap Pagoda. Sa nakaraang libu-libong taon, hindi mabilang na mga eksperto ang napasok. Pitong kayamanan napakahusay na tower at binago nito ang mga may-ari ng marami. Mga oras ang huling may-ari ng Seven Treasures Exquisite Tower ay lumitaw. 500 taon na ang nakakalipas. Pagkatapos nito, nawala ang Seven Treasures Exquisite Tower. Ganap. Hindi inaasahan, lumitaw ito sa kamay ni Daryl. Tiningnan ng mabuti ng Empress si Daryl, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may kakaiba ningning. Si Daryl ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nagkaroon pa siya ng 7. Kayamanan na tutuwang tower, tila siya ang gumawa ng tama. Desisyon na igiit sa kanya ang pagiging prince consort sa kanyang kapatid. Mabilis na naglakad si Daryl sa mga elite at tinanong ang isang lalaki kasama ang hitsura ng isang mag-aaral na mag-aral. Sino ka? Ano ang pagkakakilanlan? Ikaw dati, panipi. Ngumiti ng kaunti ang mag-aaral at sinabi, Guro, ang pangalan ko ay Boris Jobs. Ako dati. Tuldok. Sus, naging opisyal pala siya. Marami pang iba. Nais ni Daryl na tanungin ang susunod, ngunit biglang sumilaw ang kanyang mga mata, at binaling niya ang ulo niya upang titigan si Boris na tuwang-tuwa. Ikaw ba ang sambong matalino, Boris? Panipi. Ang putol ng boses ni Daryl. Sampin mo yan. To be honest, Daryl was a kind puzzled ngunit nagtaka siya kung bakit an. Ang opisyal ay ikukulong sa 4 na palapag. Siya pala ang tanyag na pantas, Boris Jobs. Sa Tang Dynasty, sikat si Boris sa pagiging moldite niyang estilo sa pagsulat. At si Li Bai ay isang makata. Si Pei Min ay mahusay sa Taibak, at magkasama. Silang lahat ay naging 3 musketeers. Si Li Bai ay isang makata, Pei. Si Min ay isang espada, at si Boris ay isang pantas na kaw. Ang mga taong ito ay nasa Tang Dynasty at sila ay maaaring mas malala. Sa wakas, nag-react si Daryl at tinapik sa balikat si Boris na nakangiti. Si G, trabaho pala iyon. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Ako. Kagaya din ng kaligrapya, magkasama tayo sa kaunting inumin at magpalitan. Ilang mga pananaw, panipi. Alam ni Daryl na gusto ni Boris na magsulat kapag siya ay lasing, at ang mga salitang isinulat niya habang lasing ay ligaw at hindi mapigil. Ito ay napakaganda. Ang aking kasiyahan, Panginoon, mahinhin na tumugon si Boris. Ngumiti si Daryl at patuloy na nagtanong sa iba. Si Daryl ay lalong nag-e-excite matapos magtanong sa maraming tao. Dahil ang kanyang hulaan ay tama na ang mga nakakulong sa 4 na palapag ay pawang mga kilalang elite sa kasaysayan. Sila ay masters. Mula sa iba markang paywati ibang larangan na nagtipon-tipon. 2041. Ano? Matapos tanungin ni Daryl ang ilan pang tao, sa wakas ay lumapit siya sa isang matanda. Lalaking mukhang diwata, bigla naman siyang sumimangot, tila mayabang ang matanda. Nakasuot siya ng isang itim na mahabang damit na linan. Mayroon siyang malaing kanto, mahiwagang tumingin at isang bahagyang nakataas sa harap na buto. Kahit ordinaryong suot niya damit, mayroon siyang natatanging ugali. Ramdam ni Daryl ang hindi matuklas na lakas ng matanda na kaya niya hindi maintindihan. Lalo siyang naguguluhan ng mapagtanto niyang mayroon ang matanda. Pataas ang ilong niya sa kanya habang ang iba pang mga piling tao ay medyo nag-uugali magalang. Kung gaano kawili-wili.
ang matanda ay nagkaroon ng isang natatanging pagkatao, sa katunayan. Nagtaka si Daryl tungkol doon, at magtatanong na siya kung kailan ang matanda. Humakbang ang lalaki papunta sa kanya. Ikaw ba ang naglabas sa akin mula sa Seven Treasures napakagandang tower? Malamig na tanong ng matanda habang pinagmamasdan si Daryl. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit hindi siya natitinag sa pagsasalita. Ano? Natigilan si Daryl. Itatanong ko sana sa iyo, ngunit tinatanong mo ako sa halip. Mas na-intriga si Daryl sa pagkakakilanlan ng matanda, kaya siya. Ngumiti ng bahagya, tumanggo at sinabi, "Oo, ako yon. Ang pangalan ko ay... Daryl, maaari ba akong makakuha ng iyong mabuting pangalan, mangyaring? Panipi. Ang aking magandang pangalan." Tumawa ang matanda at sinabing, "Ang pangalan ay isang pangalan lamang. Ano kaya?" "Mabuti tungkol dito, marami akong pangalan. Tinawag akong Wang ng ilang tao." "Chu." "Ang ilan ay tinawag akong Wang Chan, Xuan Weizi, Ghost Valley Sage." Wala siyang pakialam kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang sarili, siya ay tila hindi nakakaintindi sa mga pamagat na iyon. "Ano?" Pakiramdam ni Daryl ay parang may palakpak sa kanyang isipan tulad ng kanyang katawan. Naninigas, at nakaramdam siya ng pagkalito. "Go, Ghost Valley Sage." Ang matandang lalaking ito ay ang Ghost Valley Sage, ang pinaka-phenomenal na tao sa lupa. Ang Ghost Valley Sage ay kilala bilang pinaka-phenomenal na tao ng lahat ng oras, bihasa siya sa sining ng taktika at diplomasya. Siya ay isang malalim na matalino na tao at isang omnisensya. Siya ay isang bantog na strategist. Isang dawist, isang pilosopo, isang strategist ng militar, isang yin at yang theorist, isang retoriko, isang logician, isang medical na siyentista at naramdaman ni Daryl na buzz ang utak habang pinoproseso ang kanyang saloobin, napatitig siya sa Ghost Valley Sage na walang laman. Gulat na gulat siya, ikala ko siya ay isang matandang lalaki lamang na may kakaibang ugali, at iyon ang kung bakit nag-iisa siyang kumilos. Hindi ko akalain na magiging siya. Phenomenal Ghost Valley Sage, kudlit. Ang Ghost Valley Sage ay isang kahanga-hangang karakter, mga sikat na figure. Sa kasaysayan, tulad ng Su Qin, Sun Bin, Xiang Yang, Lu Buwei, Li Mo, sina Wang Jian, Li Yi, at Mao Soy, pawang mga alagad niya. Ang kanyang karunungan at malaki ang naimpluwensyahan ng mga aral. Kahit na ang tagalikha ng Bai Chi Formations, ang Slaughter God Bai Si Chi, ay alagad din niya. Paano nagkulong ang isang kagaya niya sa Seven Treasures magandang maganda tower? Woo! Ang lahat sa buong bulwagan ay nagkwentuhan palayo habang nakatingin ang mga mata ang Ghost Valley Sage. Siya ang Ghost Valley Sage. Maraming mga alingaungaw tungkol sa kapansin-pansin na tao sa loob ng mga maharlikang pamilya at mga ordinaryong tao siya ay isang kilalang tauhan. Inilibot ni Quincy ang kanyang mga mata sa pagitan ng Ghost Valley Sage at Daryl, kumikinang sila sa pagiging komplikado habang kinilig siya. Woo! Si Daryl ay ang pitong kayamanan na magandang may-ari ng tower, at ang Ghost Valley Sage ay nakalock-in sa tower. Go! Master Ghost Valley Sage! Sa wakas, nakabawi ang pakiramdam ni Daryl at nag-react, ngunit nauutol siya bilang magalang siyang nagsalita, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan, Guro. Ghost Valley Sage, masaya akong makilala ka. Pagkatapos, magalang na yumoko si Daryl sa Ghost Valley Sage. Tiyak na magagalit si Daryl kung kailangan niyang yumoko sa anumang iba pang mga piling tao na mayabang at mayabang. Gayunpaman, ang Ghost Valley Sage ay higit sa lahat. Ang kanyang pag-iral ay halos malamulto dahil sa kanya natitirang lakas, 2042. O sige,
Ang Ghost Valley Sage ay kumaway sa kanyang kamay na walang pakialam. Mayroon hindi kailangang maging magalang. Panipi. Ang Ghost Valley Sage ay hindi nag-abala tungkol sa ilang pangkaraniwan na panlipunan pag-uugali. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Daryl na kumilos ng walang pakundangan sa harap ng isang tao na ay halos isang malajos na pag-iral. Ang sumunod na segundo, napakamot ng ulo si Daryl at nagtanong. Ghost Valley Sage, paano ka nakakulong sa Seven Treasures? Napakagandang tower, panipi. Nausisa si Daryl sa sagot. Ang mga opisyal ng sibil at militar at ang emperador at Quincy ay nagkaroon ng kanila. Mga mata sa Ghost Valley Sage, inaasahan din nila ang kanyang sagot. Tulad ni Daryl, masyado rin silang tuliro. Ang Ghost Valley Sage ay isang phenomenal person, maraming makasaysayang. Ang mga tao ay kanyang mga alagad. Ang Ghost Valley Sage ay halos katulad ng isang Diyos, at may napakakaunting mga tao na mas mahusay kaysa sa kanya. Sino ang maaaring panatilihin sa kanya sa Seven Treasures Exquisite Tower? Ang Ghost Valley Sage ay bumantong hininga at sumulyap sa pitong kayamanan. Kamangha-manghang tower sa kamay ni Daryl. Pagkatapos, sinabi niya, ayokong magsalita tungkol sa nakaraan. Hindi sumasagot na sumagot si Ghost Valley Sage. Oh! Ang awkward sa pakiramdam ni Daryl. Ang Ghost Valley Sage ay isang kakaibang tao, at nagkaroon siya ng natatanging pagkatao. Gayunpaman, hindi alintana ni Daryl, siya ay labis na nasa sabik. Tumawa siya ng malambing. Ang pambihirang tao ay natrap sa Seven Treasures magaling na tower, at si Daryl ang may-ari nito. Sa madaling salita, ang ghost kinikilala ng Valley Sage si Daryl bilang kanyang Panginoon. Daryl ay magiging walang kapantay sa isang tao na napakalakas bilang kanyang katulong. Marahil ay may nagawa siya sa kanyang kapritso sa buong Siyam. Mga kontinente. Daryl ay hindi na kailangang matakot sa Yang Jian, Yang Ju. At kahit sino pa. Bukod dito, kung ang Ghost Valley Sage ay mula sa pitong kayamanan. Ang ika-apat na palapag ng tower ay maganda, nangangahulugan ito na mayroong higit pa nakakakilabot na karakter sa ikalimang palapag. Pinag-isipan ito ni Daryl, pagkatapos ay tumingin siya sa Ghost Valley Sage at sinabi, Ghost Valley Sage, alam mo ba kung sino pa ang nasa ikalimang palapag ng ang Seven Treasures Exquisite Tower? Umiling ang Ghost Valley Sage at sumagot, ang bawat palapag ng ang Seven Treasures Exquisite Tower ay isang malayang puwang. Paano malalaman ko ba ang tungkol sa mga tao sa ibang mga antas? Parang wala siyang pakialam, subalit walang nag-abala sa kanyang tono. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng pananakot na aura. Kaya, wala siyang ideya. Nagkamot ng ulo si Daryl, naramdaman niyang medyo nawala. Tila ang tanging paraan upang malutas ang misteryo ay upang hanapin ang huli. Piraso ng langit na nag-aayos ng bato. Bulong ni Daryl sa sarili bago lumiwanag ang mga mata ng maisip. May kung ano pagkatapos, sinabi niya, nga pala, kailangan ko ang payo mo. May isang bagay. Nais ni Daryl na sabihin sa Ghost Valley Sage ang tungkol sa sitwasyon sa South Cloud World. Gayunpaman, nagambala siya ng Ghost Valley Sage. Young man, huwag isiping maaari mo akong mag-order sa paligid dahil lang sa pagmamay-ari mo ang Seven Treasures Exquisite Tower. Hindi kita tutulungan, the malamig na sinabi ni Ghost Valley Sage, nang walang anumang silid para sa negosasyon. Ako na naglakbay sa buong mundo sa aking buhay, at walang sino man ang aking katapat, hindi ako nag-abala tungkol sa buhay o kamatayan o kahit kayamanan. Hindi kita makikita bilang aking Panginoon kung tatanggihan mong tanggapin ito, pagkatapos ay gumawa ng iyong isip at pumatay ako mas gugustuhin kong mamatay kaysa yumoko sa isang nakababatang henerasyon. Sinalubong ng Ghost Valley Sage ang tingin ni Daryl. Siya ay walang takot, at sa parehong oras, pinalabas niya ang isang nakahihikip at malakas na aura. Tama iyon ang Ghost Valley Sage ay naging hindi mapigil at mapanghimagsik. Sa buong buhay niya, at nagturo siya ng maraming mga disipulo na umiling.
mundo siya ay walang kapantay. Paano siya posibleng maging handa na sumuko? Kay Daryl, sino ang nagmula sa isang mas batang henerasyon? Iyon ang pagkatao ng Ghost Valley Sage, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay hindi nagpakita ng respeto kay Daryl matapos siyang mapalaya mula sa pito. Kayamanan natutuwang tower, er. Gulat na gulat si Daryl. Ang tugon ng Ghost Valley Sage ay tulad ng ulan sa kanyang parada, F**k. 2043. Dapat bang magmatigas ang Ghost Valley Sage? Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa isumite sa akin. Kudlit. Si Daryl ay ang may-ari ng Seven Treasures Exquisite Tower. Ang multo. Ang buhay ni Valley Sage ay nawala kaagad sa pag-isip ni Daryl. Natulala din ang lahat doon, ngunit hindi tulad ni Daryl, tumingin sila. Ghost Valley Sage at Tumango ang kanilang pag-aproba ng humanga at mahinahon. Ang Ghost Valley Sage ay talagang karapat-dapat sa kanyang titulo bilang higit sa lahat. Kapansin-pansin na tao ng lahat ng oras. Siya ay matigas at hindi mapapaniwala. Ano ang isang kahanga-hanga character? Binata. Nagatubili si Daryl habang sinabi ng Ghost Valley Sage, kung hindi ka papatay. Ako, pagkatapos ay aalis na ako. Panipi. Ang Ghost Valley Sage ay hindi man lang tumingin sa Empress at sa mga iyon. Opisyal ng sibil at militar. Ang Ghost Valley Sage ay nasa antas kung saan maaari niyang baliwalain ang pagkakaroon ng mga royal at marangal. Hindi sila naiiba kaysa mga karaniwang tao. Tumalikod ang Ghost Valley Sage at naghanda ng umalis. Ghost Valley Sage, mangyaring, manatili. Nagmamadaling tumawag si Daryl, kinabahan siya at atubili. Ang taong nasa harapan niya ay halos isang maladyos na pag-iral. Paano kaya? Napakadali niyang pinakawalan siya ni Daryl. Ano, pinagsisihan mo ba ito? Huminto ang Ghost Valley Sage at tumingin ulit kay Daryl. Nagkamot ng ulo si Daryl, mapait ang mukha niya. Multo Valley Sage, ikaw ay isang phenomenal na tao. Sobrang hinahangaan kita. Bakit kita papatayin? Hindi kita pipigilan kung pipilitin mong umalis. Gayunpaman, talagang kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay. Panipi. Sa katunayan, hindi papatayin ni Daryl ang Ghost Valley Sage. Di niya kayang dalhin ang kanyang sarili upang gawin ito. Ang Ghost Valley Sage ay hindi lamang tagapagturo ng maraming sikat na tao ngunit ang kanyang karunungan at saloobin ay naiimpluwensyahan din ang marami. Daryl ay magiging makasalanan kung pinatay niya ang Ghost Valley Sage. Gayunpaman, hindi pinapayagan ni Daryl na mawala ang Ghost Valley Sage. Tulong. Nakasimangot si Ghost Valley Sage at mabilis na sumagot, hindi ako tumutulong sa sinuman. Balisa si Daryl, Ghost Valley Sage, hindi ako humihingi sa iyo ng tulong. Ako, ngunit mangyaring isave ang mga tao sa South Cloud World, bago ang muling maitatanggi siya ng Ghost Valley Sage, mabilis na ikinwento ni Daryl ang sitwasyon sa South Cloud World. Ang Empress, Quincy, at ang daan-daang mga sibil at militar na opisyal ay nasa gilid. Napatingin sila sa Ghost Valley Sage habang tuwang-tuwa sila. Hinintay ang sagot ng matanda. Ang South Cloud World ay naisave kung ang Ghost Valley Sage ay handang tulungan sila. The Ghost Valley Sage chuckled and said, napakagulong mundo, ito. Giyera ulit. Kaya, dahil hindi mo ako pinatay, pagkatapos tutulungan kita sa ganito lamang isang beses. Panipi. Salamat, Ghost Valley Sage. Tuwang-tuwa si Daryl. Mabilis siya. Yumuko at nagpasalamat sa lalaki. Kasabay nito, ang emperador at daan-daang sibil at militar lubos na nasiyahan ang mga opisyal. Nais ng Empress na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa Ghost Valley Sage, ngunit nabigo siyang makamit ang kanyang tapang na kausapin ng matandang lalaki. Sa kabila ng maraming pagtatangka. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng isang kontinente, at hindi siya sanay na magpasalamat sa ibang tao.
Ngumiti ang Ghost Valley Sage kay Daryl at lumakad sa labas ng dahan-dahan ang bulwagan. Sumulyap siya sa paligid ng Royal City. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang Ghost Valley Sage sa pangunahing bulwagan. At tumingin kay Daryl. Ngumiti siya at tinanong, "Amoy maraming mga bihirang elixir. At pills sa iyo. Ikaw ay isang elixir master, hindi ba? Kaya dapat makakagawa ng 1,000 pill, tama ba?" F**k. Natigilan si Daryl. Isang makapangyarihang tao. Maaari niyang malaman na si Daryl ay isang elixir master mula sa bango ng elixirs at pills sa kanyang katawan. Nabigla si Daryl, ngunit tumango ito. "Tama ka. Ako ay isang elixir master, at makakagawa ako ng 1,000 pill. Panipi." Ang 1,000 pill ay nirerango sa kalagitnaan hanggang mataas na marka sa Infinite Elixir Manual. Kung ubusin ito ng isa, lumalaban sila sa apoy. Pamilyar na pamilyar dito si Daryl. Tumango ang Ghost Valley Sage at sinabi, "Kailangan mong gumawa ng 1,000 pill para sa bawat sundalo ng South Cloud World. Magkakaroon sila upang kunin ito pagdating ng hukbo ng North Mona." Pagkatapos, itinuro ng Ghost Valley Sage sa ilang ang 12 kilometro sa hilaga ng Royal City at sinabi, "Sa panahon ng labanan, ikaw kailangang maghanap ng 1 paraan upang maakay ang kaaway sa ilang na iyon. Ito ang pinakamahalagang punto. Tandaan, hanggat maaari mong kunin ang mga kaaway doon, magagawa mong talunin sila. Mahusay, tatandaan ko yan." Tumango si Daryl habang nagtatanong, "Bakit natin ginagawa iyon?" 2,044 na ngumiti ang Ghost Valley Sage at tumingin kay Daryl. Sinabi niya, "Kapag ako sinusunod ang lugar, napansin ko ang magma vent sa ilalim ng lupa. Ako maramdaman ang pagkasumpungin nito, at sa palagay ko ay sasabog ito upang makabuo ng 1 bulkan mas mababa sa 20 taon." Ang Ghost Valley Sage ay lubos na may kumpiyansa sa kanyang pagpapatuloy sabihin, kaya, 20 taon na kung walang panlabas na impluwensya. Gayunpaman, kung mayroong 1 labanan sa itaas ng lupa, ang pagsabog ng aura mula sa mga sundalo ay magpapabilis sa paggalaw ng magma. Kung sakali, sisabog ito mas maaga. Ang bawat tao'y sa bulwagan ay sumabog sa 1 pagngangalit habang tinitignan nila ang paghanga sa Ghost Valley Sage. Namangha sila at nabigla na ang ghost maaaring maramdaman ng Valley Sage ang magma sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng 1 sulyap lamang sa ang kagubatan. Napakaganda! Ang Ghost Valley Sage ay karapat-dapat sa kanyang titulo bilang higit sa lahat phenomenal person ng lahat ng oras. Humanga si Daryl sa Ghost Valley Sage. Napakagulat ng tao. Mahulaan niya ang sitwasyon sa ilalim ng lupa ng Wasto sa pamamagitan ng pagmamasidsa. Ibabaw iyon ang pinakamataas na estado ng sining ng Feng Shui. Pinag-aralan din ni Daryl ang Feng Shui, ngunit ang kanyang kaalaman ay mas mababa kaysa sa Ghost Valley Sage. Sa wakas na intindihan ni Daryl ang plano ng Ghost Valley Sage. Kinuha ng South Cloud Army ang 1,000 pill ng maaga upang sila makitungo sa pagsabog. Ang North Mona Army, na may alam wala tungkol dito, ay fluster kapag sumabog ang bulkan. Ang sakuna ay maaaring maging sanhi ng hindi mabilang na mga nasawi. Ngumisi si Daryl. Labis siyang nasasabik habang naiisip niya ang eksena sa kanyang ulo. Sa parehong oras, lalo niyang hinahangaan ang Ghost Valley Sage. Ang Ghost Valley Sage ay karapat-dapat din sa kanyang titulo bilang pinakamahusay na militar strategist sa nakaraan. Ang South Cloud World ay nasa 1 bulag na eskinita. Ang bawat tao'y walang ideya kung ano ang susunod na gagawin, ngunit ang Ghost Valley Sage tila nakakita ng 1 madaling paraan para sa kanila. Siya ay 1 malajos na figure, sa totoo lang. Binata. Ngumiti si Ghost Valley Sage habang nakatingin kay Daryl. Tapos, sabi niya, "Tame time, sa hinaharap, dapat kang maging may kakayahang umangkop kapag namumuno ka ng 1 hukbo. Upang labanan, hindi mo dapat labanan ang kalaban ng may lakas at
Kaalaman minsan, kailangan mong samantalahin ang tamang oras at lugar upang gawin ang isang bagay. Minsan, pinakamahusay na gagana iyon. Panipi. Tatandaan ko ang iyong turo at payo, sagot ni Daryl magalang. Ang emperador at ang daan-daang mga sibil at militar na opisyal din. Positibo ang reaksyon. Pinuri nila ang Ghost Valley Sage para sa kanya. Katalinuhan. Napakaganda nito. Naisip niya kung paano gamitin ang ilalim ng lupa. Magma upang makitungo sa North Mona Army. Oo, gaano man kalakas ang Yangjian, ang ilang daang libo. Hindi mapangasiwaan ng North Mona Army ang mainit na magma. Ito ay tulad ng inaasahan ng Ghost Valley Sage. Ang paghanga ng lahat ay nagpatuloy na bumuhos, ngunit ang Ghost Valley Sage parang hindi narinig. Mas marami pa siyang naririnig na papuri. Noong siya ay naglalakbay sa mundo at itinuro ang kanyang mga alagad. O sige. Ang Ghost Valley Sage ay lumingon kay Daryl at sinabi, ibinigay ko sa iyo ang solusyon para sa kung maaari mong talunin ang North Mona Army o hindi. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Panipi. Alam ni Daryl na ang Ghost Valley Sage ay nais na umalis pagkatapos niyang sabihin. Yan kaya napakamot siya ng ulo at sinabi na nakakahiya, Ghost Valley Sage, maaari ba akong humingi ng pabor? Makakaalis ka lang ba matapos kami? Laban ang ito, panipi. Kahit na nagkaroon sila ng isang malaking pagkakataon na manalo kasama ang Ghost Valley. Ang plano ni Sage, ang sitwasyon sa battlefield ay palaging magbabago. Mabilis magulo ito kung ang mga bagay ay hindi umunlad tulad ng inaasahan nila. Sa makatuwid, ang Ghost Valley Sage ay dapat manatili hanggang sa katapusan ng labanan. Pagkatapos ng lahat, magiging mas kumpiyansa si Daryl kung ang isang malajos na figure ay nasa kanya tagiliran. Kung ang plano ay naging maayos at ang South Cloud World ay nanalo sa labanan. Pagkatapos ay hindi maglalakas loob si Yangjian na kumilos ng madali nang makita niya ang malajos figure, ang Ghost Valley Sage, sa tabi ni Daryl. Ang Ghost Valley Sage ay isang hindi pangkaraniwang tao, sa katunayan. Kaya niya. Basahin ang isip ni Daryl sa isang sulyap, sinabi niya, gusto mong manatili ako at pakawalan ang mga kalaban, tama ba? Hoy! Nahiya si Daryl na nakita ng Ghost Valley Sage sa pamamagitan ng kanyang balak na napakadali. Magkagayunman, agad siyang nakiusap kasama ang lalaki. Mangyaring tulungan mo kami. Ginagawa ko ito dahil nais kong wakasan ang giyera sa lalong madaling panahon at hayaan ang mga tao na magpatuloy sa kanilang masayang buhay. Tumango ang Ghost Valley Sage matapos marinig ang paliwanag ni Daryl. Aba, sang-ayon ako, ang iyong kahilingan ay hindi masyadong masama. Panipi. Ngumisi si Daryl. Natuwa siya na pumayag ang Ghost Valley Sage sa kanya hiling. Inorder niya ang eunuch sa tabi niya. Mabilis, kunin ang Ghost Valley Sage sa isang komportableng lugar upang makapagpahinga. Alagaan mo siya ng mabuti. Kailangang gumawa ng maraming paghahanda si Daryl, at ang North Mona Army ay hindi nagpaputok ng atake sa Royal City. Kaya't ito ay hindi naaangkop para sa Ghost Valley Sage upang manatili sa hall. Isang eunuch ang lumakad pasulong na may mapagpakumbabang pag-uugali. Pagkatapos, pinangunahan niya ang Ghost Valley Sage sa ibang lugar upang makapagpahinga. 2045 kaagad na umalis ang Ghost Valley Sage, ang lahat sa bulwagan ay huminga ay buntong hininga. Ang Ghost Valley Sage ay masyadong nakakatakot. Nang nasa hall siya, lahat ay humawak ng kanilang hininga sa kanyang presensya, at sila ay gamaan ng tuluyan na siyang umalis. Pagkatapos ng isang buntong hininga, ang lahat ay labis na nasa sabik. Ang solusyon ng Ghost Valley Sage upang makitungo sa North Mona Army. Maaaring may save ang South Cloud World. Siyempre, lahat ay magiging masaya. Huminga si Daryl ng mahabang hininga. Lahat sila ay mukhang lundo, sila ay hindi na madilim. Ang bawat ulap ay may isang lining na pilak.
Naisip ni Daryl na kailangan niyang makatakas sa South Cloud World kasama ang Empress at Quincy, kaya't laking gulat niya nang palabisin niya ang Ghost Valley Sage mula sa Seven Treasures Exquisite Tower. Kahit na hindi nakita ng Ghost Valley Sage si Daryl bilang kanyang Panginoon, siya ay sapat na mag-alok ng napapanahong tulong sa South Cloud mundo. Hindi inaasahan iyon. Nako. Biglang tinapik ni Daryl ang noo niya nang maalala niya may kung ano mukha siyang naguguluhan. Sa wakas ay nagkaroon sila ng isang paraan upang makitungo sa North Mona Army, at Daryl alam kung paano gawin ang Dowsing Pill, ngunit mayroong higit sa 10,000 sundalo sa South Cloud Army. Gaano katagal kinakailangan upang makagawa ng isang Dowsing Pill para sa lahat? Natatakot ako na ang North Mona Army ay masira ang Royal City bago ako natapos sa lahat ng mga Dowsing Pills. Kudlit. Daryl. Alam ng emperador na may isang bagay na bumabagabag kay Daryl nang makita ito. Siya kaya't marahan siyang nagtanong, nag-aalala ka ba tungkol sa Dowsing Pill? Ako. Tandaan na mayroon kaming maraming mga Dowsing Pills na naka-imbak sa Royal Elixir Camera. Panipi. Inutusan ng Empress ang mga gwardya sa tabi niya. Kunin ang Dowsing Pills. Mula sa Royal Elixir Chamber at bilangin silang lahat. Ang Royal Elixir Chamber ay kung saan ang South Cloud World Royal. Iningatan ang kanilang mga elixir at table tas. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar, at ordinaryong tao ay hindi pinapayagan na pumasok sa site. Gayunpaman, ang Empress ay lumuwag ang paghihigpit dahil determinado silang labanan ang North Mona Army. Malaki. Nagulat si Daryl nang marinig na magagamit ang Dowsing Pills, siya ay natuwa. Ito ay naka-out na ang South Cloud World Royals ay mayroong maraming Dowsing Table tas sa tindahan, kaya't maaaring hindi na niya kailangang gumawa pa kung mayroon. Sapat na para sa mga sundalo. Maaari itong makatipid ng maraming pagsisikap. Di nagtagal, ang mga bantay ay nagdala ng higit sa 12 malawak at magandang-maganda mga crate na kahoy papunta sa hall. Napuno sila ng maingat na napanatili. Dowsing Pills. Mayroong tungkol sa 138,000 Dowsing Pills sa His. Gulat na gulat si Daryl nang makita ang napakaraming Dowsing Pills. O, F*****. Marahil ang mga royals lamang ang makakagawa ng higit sa 130,000 Dowsing Pills. Ang isang ordinaryong elixir master ay tatagal ng maraming taon upang gumawa ng isang makabuluhang dami ng mga table tas. Tapos, sumimangot ulit si Daryl. Mayroong 150,000 na sundalo sa South Cloud Army, ngunit sila lamang ay nagkaroon ng 138,000 Dowsing Pills. Kaya't sila ay kulang sa humigit kumulang 12,000 na table tas. Daryl. Ang mga mata ng Empress ay nahulog kay Daryl, at mahina niyang sinabi, "Humawak ka, gagawin ko." Ipatawag ang lahat ng Elixir Masters sa palasyo, at makikipagtulungan ka sila upang maghanda ng higit pang mga Dowsing Pills. Okay lang ba yon? Panipi. Ang Empress ay hindi nagpapanik kahit na napansin niya na hindi sila mayroong sapat na Dowsing Pills para sa lahat ng kanilang mga sundalo. Alam niya na sila nagkaroon pa rin ng Elixir Masters. Walang problema. Tiwala namang tumanggo si Yufang. Kakailanganin lamang nila ng kaunti pa sa 10,000 na mga table tas. Sila ay tiniyak na ang mga table tas ay magiging handa sa tulong ng elixir. Mga masters sa palasyo, napakayabang. Naglakad pa sulong si Quincy at biniro si Daryl. Pumayag ka sa napakabilis ng kondisyon, alam mo ba kung paano gumawa ng Dowsing Pills? Nagmumura si Quincy nang sinabi niya iyon. Tumingin si Quincy kay Daryl. Kahit na ang Dowsing Pill ay isang mid to high grade pill at ang mga materyales ay hindi mahirap hanapin, ang partikular na partikular ang proseso ng pagpino. Ang rate ng kabiguan ay napaka mataas, kahit na may isang bahagyang error. Magagawa kaya ito ni Daryl? 2046. Palaging akala ni Quincy na walang silbi si Daryl maliban sa ilan sa kanya.
Mga trick paano niya marahil alam kung paano gawin ang dowsing pills. F**k. Inis na inis si Daryl na marinig ang sinabi ni Quincy, tumawa siya. Mapait pagkatapos, tiningnan niya si Quincy at sinabing, ang iyong kamahalan, ang sigurado ang Ghost Valley Sage na makakaya ko ito. Kung hindi ka naniniwala na kaya ko ito, hindi ka rin ba naniniwala sa Ghost Valley Sage? Panipi. Si Daryl ay may sapat na Quincy, na hindi napalampas ang isang pagkakataon na ipahiya siya. Sino ang makakakaalam kung sigurado kang may kakayahang pino ang mga elixir? Quincy tumugon sa galit na tono. Hindi na nais ni Daryl na magbigay ng punapa, kaya't ngumiti lamang siya at sinabi, kung gayon maghintay tayo at tingnan natin. Anong glib? Ang Empress ay tumitig nang walang magawa sa dalawa na nagtatalo, siya. Umiling siya at ngumiti ng mapait. Pagkatapos, inutusan niya ang Beteng sa tabi niya upang ipatawag ang lahat ng mga Elixir Masters sa palasyo. Hindi nagtagal, 5 Elixir Masters mula sa palasyo ang pumasok sa bulwagan. Sabay oras, naghanda sila ng ilang dosen ng mga Elixir Cauldrons na exclusive. Ginawang magagamit para sa mga maharlikang pamilya. O sige, dahan-dahan ang sinabi ng Emperador. Magmadali at pinuhin ang mga table tasks. Kunin mo seryoso at huwag magkamali. Ang mga dowsing pills na iyon ay may kinalaman sa kapalaran ng Timog Mundo ng Cloud. Sa makatuwid kailangan nilang tiyakin na ang mga bagay ay maayos. Oo, kamahalan. Tumugon ang 5 Elixir Masters bago sila nagsimulang pino ang mga table tasks. Sumali sa kanila si Daryl, bihasang kinuha nila ang mga materyales, kinontrol ang sunog, at pagkatapos ay sinimulan ang proseso ng pagpino. Mayroong 30 Elixir Cauldrons at 5 Elixir Masters, kaya't bawat isa sa kanila kinailangan pangalagaan ang 6 na mga cauldron ng elixir ng sabay-sabay. Nang sumali si Daryl sila, siya ang gumawa ng pagkusa upang hawakan ang 5 mga elixir cauldron. Kaya, si Daryl at ang 5 iba pang mga Elixir Masters sa palasyo ang nag-alaga. 5 Elixir Cauldrons bawat isa sa parehong oras. Ang Emperador at daan-daang mga sibil at militar na opisyal ay pinag-aralan si Daryl. Malapit habang siya ay nagtatrabaho, nagkaroon sila ng seryoso at komplikado ekspresyon ng kanilang mga mukha. Napansin nila na si Daryl ay may husay sa pagpino ng mga elixir at table tasks. Walang ordinaryong elixir masters ang maaaring magpino ng mga elixir at table tasks para sa mga royals. Gayunpaman, ang 5 elixir masters mula sa palasyo ay nakamit ang isang mataas kahusayan sa pagpino ng mga elixir. Ito ay isang pambihirang tagumpay sa alagaan ang 5 elixir cauldrons ng sabay. Si Daryl, tulad ng natitirang mga Elixir Masters, ay maaari ring alagaan ng 5 Elixir Cauldrons. Kapuri-puri ang kanyang husay. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Quincy. Nanatili siya sa kanyang opinyon na si Daryl ay umaarte lang at pagmamayabang tungkol sa kanyang mga kasanayan. Daryl, sa ilang mga punto, hindi na ito mapigilan ni Quincy. Nakasimangot siya at sinabi, maaari mo bang itigil ang pagiging istorbo? Lumayo ka sa paraan at huwag guluhin ang gawain ng Elixir Masters. Si Quincy ay parang nakakainis. Kahit na mukhang si Daryl ay kayang hawakan ang 5 mga kaldero ng Elixir sa parehong oras, na alam kong mayroon siyang mga kasanayan upang gawin ang dowsing pills. Napakasayang ng material kung siya ay mabibigo, tama. Hindi pinansin ni Daryl ang sinabi ni Quincy. Sa halip, itoon niya ang kanyang konsentrasyon sa mga cauldron ng elixir. Pagkatapos, huminga ng maluwag si Daryl bago siya nagsalita sa eunuch. Sa tabi niya, pumunta ka at maghanda ka pa ng 5 elixir cauldrons para sa akin. Ito masyadong mabagal. Panipi. Sa paglipas ng mga taon, sineksik ni Daryl ang kanyang mga kasanayan sa pagpipino. Gayunpaman, siya ay isang natitirang elixir master.
Madali para sa kanya ang kunin pangangalaga ng 5 elixir cauldrons ng sabay-sabay, at hindi niya iniisip na siya ay magkakaroon ng problema sa 5 iba pang mga kaldero. Si Daryl ay hindi kailanman naging palabas, alam niyang halos wala na siya sa oras. Ang handa na ang North Mona Army na mag-atake anumang oras, kaya alam niya iyon. Kailangan nilang maging mas mabilis. Ano? Ang Empress at ang mga opisyal, pati na rin ang 5 Elixir Masters mula sa ang palasyo, natigilan lahat ng marinig ang sinabi ni Daryl. Nagyayabang ba si Daryl? Naisip ba niya na ang 5 mga kaldero ng elixir ay masyadong mabagal, kaya't mayroon siya humiling ng 5 pa. Kinagat ni Quincy ang labi at kinunot ang mga kilay. Mas naramdaman niya. Tumawid. Daryl ay nakakainis. Sinabi ko sa kanya na huwag maging istorbo, ngunit pinananatili niya. Pupunta. Masiglang humingi pa siya ng 5 iba pang mga cauldron ng elixir. Hindi. Nag-aksaya pa siya ng mga materyales na ganyan. Mariing naniniwala si Quincy na hindi kayang gawin ni Daryl ang dowsing pills na kailangan nila. Kahit na alam niya kung paano gawin ito, imposible para sa siya upang makuha ang bawat solong tableta na tama. 2047. Pumunta ni Gmabiles. Hinimok ni Daryl ang naguguluhang unit. Ituloy mo at kunin ang mga ito para sa akin. Ano ginagawa mo ba dito na tuliro? Panipi. Nagmamadali na tumugon ang unit at di nagtagal ay nagdala pa siya ng 5 elixir cauldrons kasama niya. Mabilis na sinunog ni Daryl ang apoy, pinagsunod-sunod ang mga materyales, at pagkatapos ay inilagay ito sa mga cauldron ng elixir. Kinontrol niya ng maayos ang sunog at temperatura at naging maayos ang lahat. Ang lahat sa bulwagan ay walang imak habang nakatingin kay Daryl ng walang laman. Walang naniniwala na si Daryl ay maaaring mag-alaga ng 10 mga cauldron ng elixir. Sabay-sabay, sa wakas ay naniwala sila sa kanyang kakayahan nang makita nila kung paano. Napamahalaan niya ng mahusay ang mga cauldron ng elixir. Mukha pa siyang sobrang lundo nung ginawa niya yon. Kahit ang 5 elixir masters na iyon ay hinahangaan si Daryl. Wala sa kanila ang nakakita o nakarinig ng isang elixir master na makakakita. Alagaan ang 10 mga cauldron ng elixir ng sabay-sabay. Si Daryl ay hindi lamang may kakayahang gawin iyon, ngunit kahit na siya ay tumingin ng sobrang lundo at walang gulo. Nakakamangha siya. Oh, nanginginig ang katawan ni Quincy. Naramdaman niya ang pagkakayuko ng kanyang mga binti habang binabantayan kay Daryl, siya ay nasa ganap na hindi paniniwala. Siya talaga ang gumawa. Buzz. Tulad ng pagkabigla ng lahat, napansin nila ang 10 elixir ni Daryl. Nag-vibrate ang mga kaldero. Rumble. Pagkatapos, isang nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Ano ang nangyayari? Natigilan ang lahat sa bulwagan. Nagkatinginan sila. Kamahalan. Ang langit. Ang langit. Nanginginig ang bantay sa pasukan ng hall at bulalas habang itinuturo. Hanggang sa langit. Wow! Dali-daling lumabas ng Emperor ang trono at naglakad palabas ng bulwagan na may daang mga opisyal ng sibil at militar sa likuran niya. Binigay ni Quincy isang masalimuot na sulyap si Daryl bago siya sumunod sa suit. His. Napanganga ang lahat habang nakatingala sa langit. Ang mga patch ng ulap ay nagtipon sa itaas ng palasyo. Ang pambihira. Kababalaghan lumutang sa itaas ng hall. Isang elixir cloud. Isa dalawa. 10 mga ulap ng elixir. Wow! Ang bawat isa sa palasyo ay sumabog sa isang kaguluhan habang tinatalakay nila kung ano nakita nila. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang paglilinang ay lumabag sa kalikasan at makalangit na mga paraan, lalo na sa pagpino ng mga elixir at table tas. Sa makatuwid. Isang astronomical. Hindi pangkaraniwang bagay ay laging sundin kapag ang isang tao pinamamahalaang upang pinuhin ang A Premium Elixir. Ang tagpo ng elixir clouds ay isa sa astronomical phenomena.
ang mga South Cloud World Royals ay nagtataglay ng maraming kayamanan mula sa lahat sa buong mundo at mayroon silang pambihirang mga Elixir Masters. Ito ay pangkaraniwan na makita ang mga Elixir Clouds kapag pininaw nila ang mga Elixir. Gayunpaman, 10 mga cloud ng Elixir na lumitaw ng sabay ay walang uliran. Ang Empress at ang mga opisyal ay tumingin ng walang laman sa Daryl. Sila ay gulat at walang imak. Daryl ay maaaring makabuo ng 10 mga cloud ng Elixir ng paisa-isa, dapat meron siya. Natitirang mga kasanayan sa pagpino ng mga Elixir. Marahil ay nasa isang lupain siya kung saan ordinaryong tao ay hindi makakamit kung ano ang kaya niya. Ang 5 Elixir Masters ay nakatayo sa kanilang pwesto, nagbago na sila. Ang tingin nila kay Daryl. Ang isa ay dapat na nakapagtataka kung ang isa ay makakagawa ng 10 mga Elixir Clouds ng paisa-isa. Nagulat ang lahat dahil alam nila na ang Dowsing Pills ay mga medium to high grade na table tas lamang, hindi sila top grade. Gayunpaman, ang Prince Consort ay maaaring gumawa ng 10 Elixir Clouds. Iyon ay walang uliran at marahil hindi ito mangyayari, may iba na naman. 2048. Thud. Ang 5 Elixir Masters ay napuno ng damdamin ng paghanga. Lumuhad sila sa harap ni Daryl at sabay na pinuri. Prince Consort, dapat kang maging isang reinkarnasyon ng Elixir God. Hinahangaan namin. Hindi nakapagtataka kung ang isa ay makakagawa ng Elixir Clouds kapag pinong nila. Mataas na antas na mga table tas tulad ng karamihan ay maaaring makamit iyon. Napakaganda kung ang isa ay maaaring makabuo ng isang Elixir Cloud kapag sila pinong ordinaryong table tas. Ngumisi si Daryl. Tapos ngumiti siya ng bahagya habang tinaas ang kamay at sinabi na parang, "Bakit? Nakaluhod ba kayo? Bumangon at magtrabaho sa mga table tas." Nanginginig si Quincy sa nakita. Nawawala siya sa mga salita habang siya tinitigan si Daryl. Nauna niyang naisip na si Daryl ay isang katahimikan na Elixir Master, kahit na maaari niyang pinuhin ang mga table tas. Hindi niya inaasahan na makakagawa si Daryl ng 10 mga Elixir Clouds. Si Daryl ay karaniwang isang walang kabuluhan na tao, ngunit siya ay medyo maaasahan habang kritikal na sitwasyon. Anong uri siya ng tao? Si Quincy ay tumingin kay Daryl ng walang laman habang unti-unting nagbago ang kanyang isip papunta sa kanya. Natigil ang pagsasalita ng lahat habang tahimik nilang pinagmamasdan sina Daryl at ang 5. Sumiksik ang Elixir Master sa kanilang trabaho. Sa wakas, natahimik ang bulwagan maliban sa ang ingay mula sa mga kaldero. Sa wakas ay gumawa sila ng 12,000 Dowsing Pills. Ang lahat ng mga mata ay agad na nakatingin kay Daryl, lahat ay ganap na kinuha abak ang 10 mga cauldrons ng Daryl ay gumawa ng higit sa 8,000 Dowsing mga table tas, na higit sa 2 beses ang halagang ginawa ng lahat sa 5 Elixir Masters mula sa palasyo. Si Daryl ay hindi lamang gumawa ng 10 Elixir Clouds sa panahon ng pagpino proseso, ngunit nagawa niyang makabuo ng pinakamalaking halaga ng Dowsing Pills. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Kahanga-hanga, sa wakas, nag-react ang Empress. May ngiti sa kanyang maselang mukha habang nakatingin siya kay Daryl at pinupuri, "Napakaganda talaga, Daryl. Ako hindi inaasahan na mayroon kang labis na kasanayan sa pagpipino ng mga table tas. Ikaw na namang ha ako." Mas lalong nasiyahan ang Empress kay Daryl. "Ako ay napakatalino na natagpuan tulad ng isang mahusay na Prince Consort para sa akin. Ate, wala lamang siyang 7 kayamanan na magandang kamay. Ngunit siya ay napakahusay din sa pagpino ng mga table tas. Kudlit. Salamat sa iyong papuri, kamahalan," sabi ni Daryl habang nakangiti. Natuwa ang Empress. Tinaas niya ang kanyang kamay at nagutos. Si Daryl ay mahusay na nagawa sa pagpino ng mga table tas, at siya ay magiging espesyal na iginawad. Panipi. Ibibigay na sana ng Empress kay Daryl ang isang opisyal na pamagat, ngunit bago siya ay maaaring tapusin ang kanyang mga salita, isang gulat na nag-ambala sa kanya. "Kamahalan,
isang bantay ng Royal City, napawis na pawis, tumakbo at sumigaw. May isang kakilat-kilabot na nangyari, kamahalan. Pinamunuan ni Yang Jian. Ang North Mona Army patungo sa Royal City, mas mababa sila sa 10 kilometro ang layo, ano? Agad na naka-alerto ang emperador at ang mga opisyal, ang kanilang. Biglang nagbago ang ekspresyon. Nais ng North Mona Army na atakehin ang Royal City sa lalong madaling panahon. Dahan daw ang sumimangot si Daryl. Ito ay tulad ng inaasahan nila, si Yang Jian ay isang masigla at matatag. Pinuno, talaga, labis siyang sabik na sirain ang South Cloud World. Sa kasamaang palad, ang Ghost Valley Siege ay nagmungkahi ng isang paraan upang masira ito. Kalaban, iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ang lahat ng mga Thousand Pills. Kaya nagkaroon hindi kailangang magpanik. Mabilis. Sigaw ni Daryl sa gwardya, makinig ka, tipunin ang hukbo at ipadala. Sila ang mga Thousand Pills na ito kaagad. Dapat kumuha ang mga sundalo ng isa. Bawat isa, lahat sila dapat kumuha. Pagkatapos, pumunta sa Ghost Valley Siege. Mabilis at alisin mo siya rito. Panipi. Oo, tumugon ang gwardya bago siya mabilis na lumabas. 2049. Kasabay nito, isang kabuoang 150,000 Thousand Pills ang dinala mula sa palasyo. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang higit sa 100,000 mga sundalo mula sa South Cloud Army na kumuha ng Thousand Pills, nagtipon sila sa labas ng gate ng Royal City at tumayo sa battle array upang salubungin ang mga kalaban. Sa parehong oras, sina Daryl at ang Empress at Quincy at ang natitirang mga opisyal ay tumayo sa tuktok ng tower ng gate na may mga solemn na ekspresyon. Siyempre, nandoon din ang Ghost Valley Siege. Inayos ni Daryl na tumayo siya sa isang hindi kapansin-pansin na lugar. Naisip ni Daryl ang tungkol sa kanilang diskarte sa laban. Nais niyang lumitaw ang Ghost Valley Siege sa pinakakritikal na panahon upang lockerin sina Yang Jian at Zhang Ju. Sa makatuwid, nais niya ang Ghost Valley Siege na lumayo sa mga mata ng mga kaaway. Ang kalmadong kilos ng Ghost Valley Siege ay isang matinding kaibahan kumpara sa kaba ng lahat. Tumingin sa malayo si Daryl at huminga ng malalim. Ang 100,000 mga sundalo ng North Mona ay bumuo ng isang maayos na phalanx at dahan-dahang lumapit sa lungsod. Hawak ng mga sundalo ang kanilang mga mahahabang saber na kumikislap sa ilalim ng araw, at ang malamig na ilaw nito ay napangilabot ng mga tao. Si Yang Jian ay nasa harap ng linya, naka-golden armor siya habang hawak ang kanyang tri-point double-edged saber sa kanyang kamay. May ngiti siya sa labi. Sina Zhang Ju, Ambrose, Kira at maraming iba pang mga general ay sumunod sa likuran niya. Si Yang Jian ay halos 100 metro ang layo mula sa gate ng lungsod, tinaas niya ang kamay niya at kumaway. Ang 100,000 mga sundalo ng North Mona ay agad na tumigil sa kanilang mga trap. Tumingin si Yang Jian kay Empress bago bumagsak ang kanyang mga mata kay Daryl. Young man, natalo ka sa napakaraming laban bago ito, bakit hindi ka pa sumusuko? Sinisita ni Yang Jian habang nakatingin kay Daryl na mapanukso. Ang aking tagapayo sa militar, si Zhang Ju, ay isang makapangyarihang tao. Wala kang pagkakataon na manalo laban sa kanya. Dapat kang sumuko, panipi. Ang gwapo ng mukha ni Yang Jian ay puno ng kumpiyansa nang sabihin niya iyon. Mula nang sumali si Zhang Ju sa North Mona, ang kanilang hukbo ay nanalo ng paulit-ulit. Hindi sila malupig. Ang hukbo ni Daryl ay natalo sa mga nakaraang labanan, at tumakas sila sa kahihiyan. Ni hindi nila may cut ang tubig. Talaga, tumawa si Daryl bago sinabi, paano kung ayaw kong sumuko? Napasubsob ang mukha ni Yang Jian habang malamig niyang sinabi, napuno ka sa sarili mo. Pagkatapos, kumaway si Yang Jian sa kanyang kamay. Agad na lumabas si Ambrose at sumigaw ng utos sa mga sundalo sa likuran niya. Dalhin mo sila dito, Peter Potter. Mahigit 1,000 katao ang pinaghiwalay, at ang mga sundalo ng North Mona ang nag-escort sa kanila sa frontline.
kasama sa mga pangkat na iyon ang matanda, mahina, kababaihan at maging mga bata. Lahat sila ay mukhang nasaraan ng loob at desperado. Galit na galit ang Empress, Quincy at ang mga sibil at opisyal ng militar nang makita nila kung paano tinatrato ng kanilang mga kaaway ang mga taong iyon. Nais ni Yang Jian na gamitin ang mga taong iyon bilang isang kalasag ng tao, ito ay isang karimarimarim na hakbang. Ang mga mata ni Daryl ay pula-pula, hinuyam niya ang kanyang mga kamao at nanginginig habang ang galit ay tinupok ang kanyang puso. Nabigo si Daryl. Hindi niya mailagay ang alinman sa kanyang mga diskarte sa lugar dahil nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng mga taong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit naranasan niya ang paulit-ulit na pagkatalo. Inis at galit na galit si Daryl nang makita si Yang Jian na umuulit ng parehong trick. Isang araw na ang nakalilipas, iniutos ni Daryl sa mga sundalo na bigyan ng babala ang mga taong nakatira sa labas ng Royal City na ang North Mona Army ay sasalakay, at maaari silang humingi ng masisilungan na malayo sa labanan. Gayunpaman, ang mga sibilyan ay hindi nais na talikuran ang kanilang mga tahanan. Nakakaawa na makita silang nahulog sa ganoong estado. Ambrose. Reaksyon ni Daryl at sinigawan si Ambrose. Hindi makatao na magbanta sa buhay ng mga tao na umatake sa lungsod. Sumuko na si Yang Jian sa kanyang sangkatauhan upang sakupin ang siyam na mga kontinente. Nag-aambag ka lang sa kabangisan kung tutulungan mo siya sa labanan. Hindi pa huli para makalayo ka ngayon. Ambrose, alam kong galit ka sa akin. Ako ay nagkasala sa iyo at sa iyong ina. Hindi na kita alagaan mula pa noong bata ka. Hindi rin ako nagturo sa iyo ng anupaman, ngunit naniniwala ako na ang aking anak ay hindi masamang tao. Alam kong mabait ka. Umalis ka sa North Mona Army at sumama ka sa akin. Pumunta tayo sa New World Continent at kunin ang iyong ina. Okay, panipi. Tiningnan ni Daryl si Ambrose ng same time nang sinabi niya iyon, ang pag-asam ay kumislap sa kanyang mga mata. Wala talagang naramdaman si Daryl nang una niyang makita si Ambrose na nagtatrabaho para kay Yang Jian. Gayunpaman, nang makita niya si Ambrose na pinamunuan ang mga sundalo upang banta ang mga inosenteng sibilyan, napagtanto ni Daryl na hindi niya hahayaang magpatuloy ang kanyang anak sa ganoong paraan. Si Ambrose ay bata pa rin, kaya't hindi siya pinayagang sumabit ni Daryl sa mabisyo na Yang Jian. 2050. Si Era, nakasama ng North Mona Army, kinagat ang mga labi at bumulong kay Ambrose, kapatid, makinig kay tatay, huwag na tayong magtrabaho para kay Yang Jian. Si Era ay isang mabait na dalaga, nais niyang umalis sa North Mona Army nang makita niya kung paano binyantaan ni Yang Jian ang buhay ng mga sibilyan. Hindi na siya matahimik matapos na makausap ni Daryl si Ambrose. Ate, manahimik ka lang, sabi ni Ambrose habang umiling. Nakaramdam ng pagkabalisa si Daryl nang hindi tumugon sa kanya si Ambrose. Tumawag ulit siya, Ambrose, gayunpaman, ginambala ni Ambrose si Daryl bago pa masabi ng matandang lalaki ang ano pa. Manahimik ka nga, hindi man maintindihan ni Ambrose ang sakit ni Daryl. He roared, kahit anong gawin ko ay walang kinalaman sa iyo, kaya huwag subukang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Maaaring binigyan mo ako ng buhay, ngunit hindi iyon nangangahulugang ikaw ay isang kwalipikadong ama. Iwasan mo ako sa iyong mga prinsipyo sa buhay. Panipi. Pag. Si Daryl ay mukhang mapait, at hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Palagi niyang iniisip na pansamantala lamang ang sama ng loob ni Ambrose sa kanya. Hindi niya inaasahan na galit sa kanya si Ambrose. Si Quincy, na tumayo sa tabi ni Daryl, ay hindi na nakaya. Humakbang siya at sinigawan si Ambrose, "Hoy, anak, ang iyong ama ay nagtuturo sa iyo ng mga prinsipyo sa buhay. Paano mo siya makakausap ng ganyan? Napakasungit mo sa iyong mga salita. Tatay mo siya, paano mo ito magagawa?" Panipi. Hindi kailanman tatayo si Quincy para kay Daryl kung nangyari ito ng mas maaga. Gayunpaman, matapos niyang makita ang husay ng elixir refinery ni Daryl, binago niya ang kanyang opinyon sa kanya.
Hindi na niya ito napigilan matapos niyang makita kung paano kausapin siya ng anak ni Daryl na hindi. Conice nais. Ano? Natigilan si Ambrose. Tiningnan niya si Quincy mula sa malayo at sa kanginisan. Ikaw ang panganay na prinsesa ng South Cloud World. Kahit na mayroon kang marangal na katayuan, bakit mo ako din ang bala sa pakikipag-usap ko sa kanya? Panipi. Naging mas malamig ang tono ni Ambrose habang patuloy na sinasabi, maaari kang maging isang prinsesa, ngunit sa akin, ikaw ay isang vixen lamang sa tabi ni Daryl. Hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin, pabayaan mong. Turuan ako kung paano mabuhay. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Quincy, nanginginig siya sa galit. Naisip ni Daryl na nakakatawang makita si Quincy ng ganyan, hindi niya natuloy ang paghimok kay Ambrose. Pagkatapos, tiningnan ni Daryl si Yang Jian at sinabi, Yang Jian, ikaw ay kilalang figure sa lahat ng siyam na kontinente, ngunit ginamit mo ang paggamit ng mga sibilyan bilang isang pader ng depensa. Marahil ay wala kang naramdaman, ngunit nahihiya ako sa iyo. Ngini siya ni Daryl at sinabing, pakawalan ang mga taong ito kung ikaw ay isang lalaki. Hindi kami gagamit ng anumang mga porma sayon, away na lang tayo. Kumusta naman yan? Panipi. Si Daryl ay lumitaw na kalmado sa ibabaw, ngunit siya ay medyo kinakabahan. Kung nakausap niya si Yang Jian ng ganoon dati, naghahanap lamang siya ng kamatayan. Gayunpaman, sinabi ng Ghost Valley Sage kay Daryl na akayin ang hukbo ni Yang Jian sa ilang sa hilagang bahagi ng Royal City, dapat nilang hintayin ang pagsabog ng bulkan. Sa makatuwid, nais ni Daryl na pukawin si Yang Jian na akayin siya roon. Ang buong North Mona Army ay tahimik habang nagsalita si Daryl. Ang mga heneral sa likuran ni Yang Jian ay nagkatinginan, hindi nila maipaliwanag na nagulat sa mga sinabi ni Daryl. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, lahat ng mga heneral ay tumawa. Anong kalokohan ang kanyang inilalabas? Nais ba niyang labanan laban sa kanyang kamahalin? Nagpatuloy sila sa pagtawa. Oo, paano niya nagawa iyon? Paulit-ulit siyang natalo. Panipi. Maraming salamat mga Camaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Camaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.